Papa l'americano. Mega mega ng shout out po sa inyo lahat. Wait lang po. Magkikita lang muna ako ng kape ha. May dating. Merenda muna tayo para may laman chan natin, ha? Kailangan makisandan muna tayo bago magsimula. Merenda. Peanut butter and test. Walang brown bread. Tita Norma Sarangana, Tita Marcos Brillantes, si Mera, Ate Army, Ate Lisa, Ate Army, Ate Janet Rivera. Gigil na naman sa akin yung mga ngusa. Ah,
Kain ka rin. At yung malambak, Thumbs Love. Ah, bagong ano to, version, Thumbs Love Dancer. Ano, thank you, Ate Marilyn Buckley. Mabango ko ngayon sa mga kalaban, ha? Dali ko pa ikutin yung mga mukha, eh, no? Si ano eh, si woman eh. Seryoso magano magkano eh, magpaliwanag eh. Marcelay, ano nangyari sa iyo? Masyado kang seryoso. Akala ko ba kami masyadong seryoso rito? Take one, taas ng viewers, oh. Gumagawa ng kwento. Chiklop daw ako. Gumagawa ng issue para patulan ko siya. Kaliwa-liwa ka, Tekwa. Wala kang kwenta. Puro booster kayo. Mm-hmm. Sarap naman. Maraming pikon sa akin ngayon, ha. Tiklop daw ako, natakot daw ako. Na-demanda. Nakakatakot naman talaga ang demanda, eh. Kung brutal ang ginawa mong krimen. Ulitin ko yung pagiging magaling mo, ha, Marcella. Siyempre, pag-explanation mo, magaling ka. Pag-explanation ko, siyempre, hindi ako nagmamagaling. Sinasabi ko lang yung sinasabi ko. Hindi ko sinabing magaling ako. Ikaw nagsabi, akala nyo, ayaw dyan ang mga komentator nyo, akala mo ito si Unano, napakagaling yun. Hmm. Ulitin ko, kayo lang nagsabi niyan, hindi ako, ha? Hindi ako nagpipiling magaling. Mm-mm. Kaya nga eh. Kaya nga pinatulad. Marcella, tanga-tanga ka ba? Talagang sinabi ko hindi kita kilala. Saka sinasabi mong sinabi mo ako bobo at saka ano? O sige, accepted ko yan. O sige, bonus mo na yan. Nanonood ka pala sa akin, Marcella. Ang babaw nyo, vlogger kayo, hindi ka marunong mag-content. Kailangan reaction lang talaga. Hindi ka marunong mag-isip ko ano ititira mo sa akin. Bakit ikaw ba pinapakita ko yung ginagawa mo? Ako, pasahan ako, tignan ko saglit. Oh, labas na ako. Ikaw magre-reaction ka dahil hindi mo kaya mag-live. Puro reaction kayo. Hmm. Kami nagre-reaction kami, pero hindi namin hindi ko pinaparinig yung boses nyo. Ano sabi mo? Ako ang sampid. Paano ka naging sampid sa Takaos? Bakit? Mem, share ka ng ano, ng bahay ni Mami Merly? Ng Takaos? Ah, bakit ka pinalayas doon? Kung hindi ka sampid doon? May kalot shoutout, Ate Carmelita Bautista, Ate Josephine. May kalot shoutout, Ma'am Gay, Sis Janet Cudera, Maris, Ate Opelia, Ate Mami Lori, Ate Cora Sanchez, Mami Emily Lil. Kami, Pek? No, sige. Kayo, totoo. Biruin nyo, pati mga sinasabi nyo, totoo. Pati viewers nyo, totoo. 40 plus. Like, task viewers. Bakit ako consistent lagi yung thumbs ako rito? 100 plus, 200 plus. Kayo, 100 plus. 8,000 viewers. Akin, thumbs ako, 200 to 100 plus. 1,411. 1,900. 1,000 or 900. Kayo, puro kasinungalingan eh. Pati mo naman viewers, dinadayaan nyo. Ate Swami, look, may galap shoutout po. Nagahang, ano ko eh. Ba to? Boosting yun. Mga sakit sa ulo eh, oh. Ate Doraline, Ate Opelia, Mama Maria Estela Cabahaga, Mami Remy, Ate Janet Cudera,
Mga asartado sa akin, hindi marunong, ate, ay ito, ate Liz Aracel, nabanggit ko na. Ate Sis M. Vlog, may galaw, shout out. Salamat sa pagsilip uli. Ate Amnen, Busting, Ate Army Domingo, may galaw, shout out. May galaw, shout out, one by one, Ate Sis M. Vlog. Ma'am Amnen, may galaw, shout out, pagbati ni Ate Army Domingo. Mami Maria, pagbati kay Ate Sis M. Vlog. Ate Nida Escolena. Kalona. Uulitin ko ha, sinasabihan mo kung bobo, tanga-tanga. Ah, Mars Rea, hindi ako nanonood sa iyo ha. Sinesend sa akin, oh, ano yun, oh, yan, binabanatan ka na naman, oh. Silip lang ako saglit, oh, alis na. Hindi ko kailangan iparinig. Sapat na sa akin yung mga sinasabi mong maliit na narinig ko. Ako na bahala. Kung paano ko i-deliver yung mga sinasabi mo. I love you, Sir Anino. Thank you, Ate Sis M. Vlog. Love you too, love you too. Hmm? Paano mo nasabi na sinerch mo muna sa Google? Lady Shadow, Mami Tina Garcia, may girl shout out. Ate Yeye Nunag. Yeye Bunel. Ay, Yeye Nunag pala. Yeye Nunag. Yeye Nunag. Oh, diba? Bawat pangalan dito, may kantang awitin kami nilalaan. Mami Rem Yebra. Lady Shadow Channel. May girl shout out. Ate Sis Ophelia. Jack Cudera, Sis Josephine Valsuela, Sis Maurice, Miss Madam Nori, Sis Arcelie Ducay, Sis Barbie Alantaga, Sis Anita, Sis Janet, Maria Galopel, Maria Cane, Mami Maria Batsuga, Team Abot Kamay, Ate Annem, Ate Tina, Doraline Bakule, dear, Ate Janet, ulitin ko ha, Ate Annem, Ate Janet, Ma'am Lady Shadows, Ma'am Lady Shadows, from Ate Samir, Ma'am Lady Shadows, from Mami Maria, Estela, Lady Shadows. Ate Doraline, pagbati ni Ate Name. Mm-hmm. Ay, Ate Name. Ma'am Lisa Rasul, may gano'n pagbati ni Ate Nida. Hello, beautiful Lady Shadows. Wow, beauty talaga. Nakita mo yun? Saan banda? Diyos ko. My goodness. Ma'am Samira, may gano'n Ma'am Tina Garcia, may gano'n pagbati ni Ate Janet. Mami Remy Casper, pagbati kay Ate Nida Escolana. Hello, dear Sis Vlog, may galaw shout out, Mami Evelyn Annem, Mami Maria Jesus. Andito pa si Mami Maria. Mami Maria Jesus, may galaw shout out po. Hindi ko nakita si Mami Maria. Ulitin ko, Ate Perry Baguio. Good afternoon, Sir Alino. Ulitin ko ha. Ay, Pekwa, hindi kita papatulaw. Wala kang kwenta, vlogger, gago. Ampas lupa ka. Ha? Yung binibenta mo sa barbecue mo, sasapat yan sa pang-upa sa bayad, sa upa, sa tubig, sa kuryente, sa pagkain nyo. Ulol, kurot mo lang yan para kunwari may business ka. Ha? Ulitin ko, ito inaano ko to, pinasisikat ko to si Marcelle. Nung dumating ba, wala ka dito, may bumanat ba siya, sumulpot ka uli. I-explain ko sa iyo ha. Pag sulpot mo, banat ka na naman ng banat kay Mami Merlin saka sa mga tak. Nung nawala ka rito ng matagal, nung wala rin ako, nung dumating ako na hindi kita kilala, may bumabanat pa sa'yo rito sa tak. Tiba wala. Kaya ka umepal para magkaroon ka ng revenue o ng viewers sa vlogs, pagbablogs mo. Oh. Tiba, ikaw ang sausaw, hindi ako. Kasi ako, nung dumating ako rito dahan-dahan, ikaw biglaan uli. Ibig sabihin, wala ka ng income kasi nga iniwan ka na naman ng asawa mo. Wala kang trabaho. Di ba? Kasi ba naman, si talent, pinuntahan mo sa Pampanga. O, issue na naman niya, babalik-balik. O, di ba sila, si Idol As, paulit-ulit din sinasabi mo. Di ba, pinuntahan mo pa rin, ang kati-kati. Di ba? Natutulog sa kwarto sa talent, tinatabihan. May nabalitaan ako nang hingi ng pera eh, magpapalinis daw kasi. Magpapalinis daw kasi may dugo-dugo pa ata. Diba po, sino ba yung nabalitaan ko? Ano ba pangalan niya? Nakikichismis lang ako eh. Ang sabi raw kasi magpaparas pa lang siya. Ba't ka magpaparas pa? Ayun pala, may nabuo. Pinuntahan si... Ang balita ko, may pinuntahan eh. Nakikiusap eh. O, bagong version ko to, ah. Nagmamakaawa.
Kung nasan yung taping, nandun. Sa edad mong yan, nang inan niya talaga, hindi na nahiya. Si Asmalandiro, ani mga anak, iba-iba lalaki. Si As, kahit paano, siya niligawan. Ikaw, sino ba yung babae yun? Yung babae yun, siya yung lumalandi. Si As, diniskartehan, niligawan. Siya, pinupunta niya sa kwarto. Inuuwi niya sa kwarto. Sino ba yung babae yun, yung pinatira sa tuck house? Tapos nagdadala ng lalaki. Nagalit, katulad ni Peko, nagalit dahil pinalayas, pinagsabihan. Yung babae daw yung sinabihan din na, huwag ka magdadala ng lalaki rito. Magdadala ka ng lalaki, kilala pa namin. Bago malinisin ang bakuran ng iba, linisin mo muna ang sariling bakuran. Diba, Ate SSM? Thank you. Love you, Ate SSM. Biruin mo. Yung talent, pinupuntahan sa taping lagi. Ano to? Ano ka, PA? Ha? Gurang ka na tapos bata kinaano mo, nilalandi mo. Tapos balita ko yung isang babae niyo, may nabuo. Tapos sabi nga daw, magpaparas pa. Ayun pala, kaya ang humingi ng mga pera, magpapalaspag. Kaya sinabing laspag, kasi ano eh, yung binugbog yung tiyan eh, para mawala yung dinadala. Kilala ko yan, nagubad sa lalaki. Oo, kilala ko yan. Oo, nakiusap na yung nanay. Iba? Hindi na naya. Ano sabi ng anak nung wala ka? Oo, sampid. Nung wala ka sa bahay, sa takaw, sabi ganun. Bakit kayo iniwan ng tatay nyo? Si mama kasi, mahilig sa lalaki. Mahilig sumama sa mga lalaki, mahilig trumopa. Sa edad nang yan, siyempre ano pa ibig sabihin? Okay lang yung tropa-tropa, iinusarap ka ng bahay nyo, sa bahay nyo. Pero kung nasa yung mga lalaki, doon ka rin makikita agad eh. Sa may kaseben ang mga lalaki, may balak o may alak. Pero ito, iba klase ito eh. Siya yung nagbabalak. Diba? Sabi niyang ganun, sinerch na raw sa Google. Yung map. Yung napakalaki iterya bakurin ni Mami Merly. Sige, 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 sige. Paano raw naging trespassing yun? Wala naman daw sang sinira. Sa araw ng galing yun, sinisirain yung ano yung paninda niya. Ano kayo sinasabi niya, kinukuha na niya ng ano ng camera? Ayan, ang dumi-dumi, yung nakalat yung dugo. Nilalangaw. Ah. Tapos sasabihin mo ngayon, lilinawin ko, malinaw na malinaw, ha? Mami mo, Ate Mona Rashid. May ilang shoutout, Ma'am Ellen Sigeta, Ma'am Maki, Ma'am Violeta Cruz, Ma'am Socorro Robles, Estrella Valdo, Ma'am Maria Glocker Garcia, Miss Evelyn Macapas, mega, mega love, shoutout! Sasabihan mo akong bobo, kung walang probable cause siya, tatanggapin ba yan ng korte? O hindi pa korte na sa mabang ano pa lang yan, pagdidinig. Alam mo, may alam kami dyan. Alam mo, pag hindi kumpleto yung ano yung ebidensya, hindi tatanggapin yan, didinay yan. Uunahin yung mga iba pang kaso. Bagay mababa lang naman yan eh. Pero tataas siya pag tumating na sa pinakamataas. Hintayin mo yung resulta, kung ano magiging resulta. Huwag ka magpalakas ng loob, ha? Alam ko hindi ka natatakot. Kaya nga, naglalive ka na naglalive eh. Diba? Oo. Para maka-appeal. Pumunta ka sa cult of appeal. Kung walang probable cause yun, bakit pinatawag kayo? Pwede mo pa yung iday lang ginugil ko? Bakit kailangan mong i-live? May interest kasiraan sa publiko. Hindi lang sa publiko, hindi lang sa Pilipinas. Ha? Buong mundo nakakapanood ng live mo, international. Ano ka? Radio announcer? Newscaster? Na kailangan may ibubulgar ka? Ano ka? Investigador? O chismosang malupit? Ha? Bakit kailangan mo, ano, bakit ayaw mo iangal sa barangay, ikumpil mo sa barangay? Dagaroon ka ba? Ha? O sige, vlogger ka na, vlogger ka na. Oo, ando na tayo sa pagiging vlogger mo. Yung ginawa mo ba, gawain ba ng vlogger yon? Ang vlogger, diba, content, creator, influencer. Ha? Influencer. Nakaka-influence sa ba yung ginawa mo? Oo.
kung vlogger ka bilang debate, debate lang tayo rito. Ha? Alam ko sasabihin mo, siyempre may karapatan tayo, nasa freedom tayo. Kasi pag kami nagsalita, siyempre may sarili kayong version, may sarili kayong opinion. Pag may sinabi kami, gagawa nyo ng mali, mali, mali. Siyempre yung sasabihin nyo, sa inyo tama rin yun, pero sa amin, mali rin yun. Ganun lang yun, nahanapan nyo kami, di ba? Nag-i-instigate kayo eh. Magaling ka masyado eh, di ba? Ito yan, Mas Rea. Kung tama ginawa mo bilang isang vlogger, debate lang eh, di ba? Debate lang. Asaran lang, di ba? Asaran. Tapos dinimanda ka ni Mami Merle, pikun ka mo. Oo. Kung debate na nga, asar ka, asarin mo ng asarin. Di ba? Ano yung ginawa mo? Pumunta ka sa ari-arian nila, pinakita mo yung bahay, pinakita mo yung lugar ng tindaan ng pwesto ng pagkaano nila, pagkagayat o pagkahanda ng mga kinakati na karne nila, na may food in ano yun ha, tatak yung babuyan nila sa palengke na malinis pero pinalalabas nyo lagi hindi. Kinig lang ako sir, ang nila yun, okay po Ate Elvis Makapas. Ha? Sinabihan mo madumi, nagkakalat ang dugo, ang daming langaw, sasabihin mo hindi ka naninira? Ha? Tanga! Hindi mo ba alam pagdating sa negosyo siniraan mo? Ha? Buti nga hindi sinabi ng mga yan na nalugi sila eh. Diyan nakulong sila yun. Ang ngayon sasabihin ko na ha, ginamit yung ganyan salita. Diyan nakulong dahil nawala ng hanap buhay, nawala ng nalugi negosyo. Ha? Diyan nakulong kasi hindi lang isa ang maapektuhan niyan, yung binabanatan nyo, pamilya. Pag gumawa ka ng ano, katulad na sinasabi ko siya, ako kinumplin din ako, pwede ko mag-angal. Nagkaroon lang kami ng problema ng asawa ko. Kasi ang titignan dyan sa ginawa nyo complaint, kung sino maaapektuhan. Kung yung kaaway nyo ba o yung pamilya. Ha? Tinitignan ang resulta sa paninira nyo. Okay lang kung gumawa talaga ng kasalanan, kasuhan mo yun, makulong dapat yun. Pero yung ganyan, yung resulta tinitignan dyan, anong ginawa sa iyong kasalanan, ba't dinadamay mo yung negosyo? Ah. Sabihin mo, sinerch mo yan? Ah, abangan mo, hintayin mo. Oo. Ala, siyempre, nagmamalakas ka, makita mo mukha mo, apit na. Oo. Diba, nakakangiti ka, ano? Ang sarap mong kumagat, ganyan-ganyan ka po. Patuloy namin ipaglalaban ang karapatan. Independent kami. Kaya may karapatan kami kung sino dapat namin pagtanggol. Bakit ang pinagtatanggol nyo lang puro kalaban ng timabot kamay? Ha? Hindi kayo magkakabiyo sa ibang content? Ha? Ha, Marcia? Ano? Paano mo nasabing magaling kang ano, vlogger? May nagawa na ba kayo? Ha? May nagawa ka mga kabutihan? Kumikita ka sa social media. Yung revenue mo. Tinapatan mo ba yung paninira nyo kay Mami Merle? May nagawa na ba kayo ng grupo nyo? Yung mga sponsor na tanga-tanga nagpapalipad sa'yo? Yung nagsasabi din ng mga sponsor mo na unano, bobo, tanga-tanga, nakatulong na ba sa taong bayan niyan? Itong unano to, itong grupo ng unano to, ng Team Abot Kamay, tumutulong sa mga nangangailangan. Kayo puro nababalahura sa amin pag ginantihan kayo, galit na galit kayo. Ha? Maganda ba yung ginawa mo? Magandang example ba yan bilang isang ina? Mismo sinabi ng anak mo. Ha? Sinabi, paano po si mama? Mahilig, trumaw pa sa lalaki. Diyos ko. Bakit kaya iniwan ng asawa? Bakit yung sinama niya? Sa kwarto, hindi niya tinigilan hanggang sumama sa kanya. Bakit iniwan siya? Bumalik sa dating asawa. O, kung matino kang asawa. Di ba? Ito lang sasabihin ko sa'yo, Marcia. Wala akong may kukontent sa'yo kasi hindi nga kita kilala. At hindi ko pinapanood yun. Unti lang sinisilip ko sa'yo. Pero sa way na pananalita mo, napaka-trying hard mo. Ikaw trying hard. Alam mo, nagdidebatehan tayo rito, sasabihin mo, mahilig ako magmura. Na, of course, nagmumura ako. Ikaw, ano gusto mo ipakita dyan? Isa kang good sa marathon? Si Mami Merlin, nagmumura, sasabihin nyo, balahura? Of course, tao lang yan. Huwag kang magpanggap na banal. Ha? Ha? Binabalahura nyo ng binabalahura, tapos sasabihin nyo, balahura pag sinagot kayo?
Hintayin mo. Dumating kayo sa mas mataas. Pero ewan ko lang kung darating ka sa taas. Kasi alam ko maghihintay ka na lang ng resulta eh. Diba? Kaya palakasin mo na palakasin ang loob mo. Tapos yung sinasabi naman, natatakot ako, tiklop ako. Wow! Anong kaso? Hindi nyo ba nakikita nagkakaisa ka? Kahit sabihin nyo sa messenger, sa akin nyo lang narinig yan eh. Kahit sabihin nyo sa messenger, inilalabas din namin yung katotohanan dito. Sinasabi namin dito yung katotohanan. Para bago kayo magdemanda-demanda, alam nyo na nagkakaisa kami, may mga ebidensya kami. Ha? Sasabihin nyo, ang babalikan niyan yung ano nyo, yung founder nyo, kasi vlogger kayo ng ganyaw eh. Di nga. Bakit? Ikaw ang batas? Ha? Haharapin namin yan. Sinasabing takot sa inyo. Takot kami. Ha? Ano yung sinasabi nyo? Dapat tamunin sa ramamunin. Si Ram, hindi kayo tinatakot. Anino? Karapatan ni Ram yan. Hindi ka tinatakot. Hindi nga kami tinatakot. Ilang beses nila binantayan. Nung nakaraan pa. Si As, binantaan. Pupuntaan nyo ba? Papahanap. Oh. Alam mo, sasabihin namin sa korte, yung pabayaan po namin yung kasama namin, pinagbabantaan. Alam mo, pabayaan namin yung founder namin, binababoy na baboy, binabalaura, sinisiraan. Hayaan lang namin. Paano pa kami naging dependent, independent? Kung yung founder namin, hayaan balaurain ang balaurain ang pailalim hanggang sa makuha na makuha, masira na masira ang reputasyon at pagkatao ng founder namin na tumutulong sa kapwa tapos kinukuha niyo yung mga sponsor. Bakit itong si Jess, dati nang tumira to, 2018, bumalik uli. Bakit wala siyang masabi yung mga datihan dyan? Bakit sila mga datihan walang masabi kaysa sa mga bago palang marami ng alam? Ilang beses ko inamo na umakyat o magsalita sa kanila para magkaalamanan na para masira ng masira si Mami Merly. Malaman ng mga support and sponsor niya kung ano ugali ni Mami Merly. Bakit kailangan lang sabihin sa mga messenger, sa mga sponsor niya nakakausap? Doon babasihan yan, aanalisahin yan. Bakit doon mo sinasabi? Ano tawag doon? Iba, paninirang puri? Oh. Tinulungan ka ng manager mo para magkaroon ka ng sponsor. Sabihin na natin ginawa ng manager mo yan para malapit ka sa mga sponsor. Pero ginawa mo, sinira mo manager, ikaw lang ang naging malapit sa mga sponsor. Ginising mo yung isip nila kunwari sa mga panluloko ni Mami Merly. Ngayon, yung sponsor, naging sponsor sa kanila, gumagawa ba kayo ng humanitarian? Ha? Ano na nangyari sa inyo? Hindi katulad namin dito, may mga pinaplano, may maganda plano, katulad ni Jess. May mga nakahandang movie na mapapasama siya dahil mga musang peklos ang redyong sira. Ang mga sira talaga po. Wala tayong magagawa eh, di ba? Iba klaseng vlogger si Mas Freya, paninira sa bakuran na may bakuran. Pero pagkataon niya, hindi raw trespassing yun. May paintulot ka ba na kuha na ng video yung tao, yung bahay? Hindi paninirang puri yun. Ah, nagmamagaling ka sa batas, mas may alam ka sa batas kaysa sa akin, siyempre. Oo, sabi mo nga, sinags mo eh. May karapatan ka palang kuhanan ng video at siraan. Ano ba yan? Public servant na ano yan? Na politiko? Ha? Politiko ba yan sinisiraan mo? Ha? Diba kayo yung ano sabi? Sokmed lang to. Oh. Ganto lang to. Dapat sokmed lang, diba? Anong ginawa mo? Ha? Pag dumaan kayo sa mataas, tatanungin, o sasabihin ni Mami Merly, tumira po sa bahay namin yan eh. Ano sasabihin sa'yo ng abogado ni Mami Merly pag inimbestigahan ka? Tumira ka ba sa bahay nila? Hindi. Sasabihin mo, hindi. Pag sinabi mo tumira ka, anong trato sa'yo? Inabuso ka ba? Sinaktan ka ba? Ginawa kang katulong? Bakit ganyan muna lang siraan yung matanda? Anong dahilan? Anong reason? Ang sasabihin mo, inilalabas po namin ang katotohanan. Anong klaseng katotohanan? Anong layunin niyo sa paninira sa sinasabi mong katotohanan? Meron ba siyang ninakaw sa gobyerno? Meron ba siyang pinatay? Meron ba siyang krimen na ginawa? Hindi po, tumatanggap po ng ano ng pera sa mga sponsor. O ano krimen doon? Vlogger 'yan. May organisasyon sila. Kayo ano organisasyon niyo?
Tapos sasabihin nyo, kayo totoo, ibig sabihin, yung batas, tinalo nyo pa, na imbis sila ang magkakaso kay Mami Merly, kayo kumikilos, ilang taon na, puro katotohanan niyang gamit dala-dala nyo katuwiran. Kayo ang batas at ang katotohanan. Ginagamit yung salita niya para kunwari minamahal niyo yung mga binudol. Asan na yung mga binudol? Bakit ayaw niyo magsama-sama, magdemanda kayo? Ang hirap, di ba? Ang hirap maghanap ng, katulad ni Pekwa, ang hirap maghanap ng daan-daang binudol na OFW ni Mami Merly. Ni isa walang maiharap. Ang iharap yung sponsor, eh natural, nagbigay yung sponsor yan eh. Tanga ka ba? Ang pinag-uusapan dito yung binudol. Asan yung binudol na sinasabi nyo? Si Mau, ayan o, sinasabi ko si Meora daw, nakulong yan. Oh, ganun din ginawa, napakita ng ganyan-ganyan sa street. Ito yung ginawang project ni Drillon. Oh, tinawag sa korte, inaanapan ng ebidensya, wala maipakita. Kasi sa, ano niya, hearsay lang. Narinig niya lang sa mga supporter, sa mga vlogger, sa kung ano-ano pinagsama-sama niya. Ayun ang testigo nyo, yung mga narinig nyo. Hanggat walang nagdidemanda sa inyo, gagamitin nyo yung salitang daw. Diba? Hanggang ngayon, yata nakakulong pa. Kaya ingat kayo sa paninira, real talk. Oo, nakakulong pa rin. Kaya ikaw, hindi rin kita tinatakot. Kaya nga sabi ko sa iyo eh, huwag mo ko sasabihin, oh, ano na, ano pakiramdam? Ha? Anong pakiramdam? Ilang beses na ako umarap sa mga ganyan, sa presinto, sa barangay. Sinasabihan nga ako, ito tao to, kahit hindi na kilala ator nito eh. Noong nasa Saudi ko, medyo kinaban ako till 5 hours ako roon sa cybercrime eh. Pero na-clear ko pangalan ko. Pinatatawag lang ako kadamay magre-report sa akin lagi. Pero wala na. Kaya ako na ang nag-resign sa Saudi, sa ano ko, company ko. Hindi alam ng company ko yun. Mm-mm. Kaya nga sabi sa akin sa embassy, dapat sir, huwag ka pipirma ng ganyan-ganyan kasi wala akong attorney. Kaya pala ayaw ipaalam. Mm-mm. Kasi parang private personal, sabi sa akin, hindi, okay lang yan kasi hindi lang naman ikaw yung napatawag dito dahil sa video. Alamin lang kasi kailangan namin reaksyonan yung complaint kasi for the interest of ano, government. Ano po bang complaint sa akin? Ayun nga raw, against daw ako sa government, tinatapik ko raw religion ng ano, parang against ako sa Muslim kahit hindi naman. Kapit, tinignan nila. May galang salat, Mami Emily Gonzalez, love you! Ha? Baka ikaw wala pang karanasan, baka sa katulad na sinabi ko, nagtrabaho ko sa City Hall. Ikaw, nag-aral kami, alam ka kamong ganyan-ganyan. Bakit grabe ka kung bumahan kay Mami Merly? Tapos pag ginantihan kayo, galit na galit kayo. Bakit mo nga dito si Atty. Kusay magpaliwanag dito? Ay, busy na rin yung sa paglalib eh. Oo, hindi na pumunta dito yung basta kasi kilala na siya eh. Sikat na vlogger na rin siya ngayon eh. Hindi ka tulad nun, Mami Remy Yebra, umaakyat. Kahit ako magre-react doon kasi kung may masamang mangyayari sa araw na yun, ay kung ako lang titustigo kay Mami Merly, ako nandun, ako. Ipapaliwanag ko kung ano magiging resulta ng ginawa mo. Ha? Kung hindi magpa... Ako, sanay ako magpaliwanag. Paano po kung yung pinakita nila picture sa yung bahay na ginawa niya, kumpuntaan ako ng, ng mga may galit sa akin? Paano kung makita ako sa ibang lugar na panood yung ginawa nyo na sinabi nila, nang agaw ako ng lupain, nang budol ako, bigla lang ako ang pasin. Delikado yung pinapakita. Kaya sasabihin nyo, karapatan, ipakita yung mukha. Bakit? Wanted? Wanted ba? Wanted? Ha? Ano? Anong sinasabi mo may karapatan kayo ipakita, lalo public figure? Oo, pwede. Lalo mga artista, wala problema yan. Pero kung gagawa mo na kasiraan, sinabi ni Atty. Kusin yun, ha, sa akin. Kaya nga ako, hindi ako mahilig mag-ano ng, ano, ng picture. Pwede ka mag-topic, ganyan-ganyan, hindi mo sinasabi ang real name, with apelido, ganyan-ganyan, walang problema yan. Pero magpapakita ka ng picture, gagawa mo ng kwento, yun ang may kaso. Bobo! Sino bang Atty. Umakit sa'yo? Marcelo Palad. Ha? Pekwa, sino umakit sa inyong attorney? Ha? Sabi ko sa inyo sa FLM community, ang dami na namin nakalabang kahit mga attorney. Hmm? Mga sikat na vlogger. Sikat na mga vlogger na ngayon. Oo. Alam na mga mamis ko, ilan na yung nagbanta sa akin, idemanda ako. Ilan na yung binayara para idemanda. Ayun nga ako, nagkakakahol.
Dahil binayaran, banatan ako ng banatan list last year pa. Ha, kami ni Margons. Mami, yung partner kong si Margons. Ha? Kaya yung pagiging magaling nyo, ikaw Mas Rhea, 2018 ka pong vlogger. Wala ka pa rin sariling community. Buti ko sa ilang taong ko, isang taon ako, nagkaroon kagad ako ng sarili kong community. Yung mga umayaw sa anti-FLM, sa pro-FLM. Kasi nakulong sa FLM eh. Eh, nagkagulo-gulo anti-pro. O, kung magkakasapraternity ko, ganun din ginawa ko, nag-aaway, ako rin, taugamay sa army. Nagtayo ko ng sarili namin fraternity, join force kami lahat. Lahat ng ayaw ng gulo, dun sa akin. O. Sigma Tau Beta. Ay, hindi attorney si Bahong Teo. Makata daw siya eh. Makatanga. Kaya ito si Nihides, angat to eh, para sa akin, angat. Ang sabi mo sa'yo, Bobo, tanga-tanga. Ikaw, angat, angat. Balita rin mo yung angat. At yun si Gata, top president, prop, ministry of Japan! Hello sir, and in all top family, this program. Super by Ate Elaine Shigata, the president from Ministry of Japan. Ministry ba tawag sa Japan dati nung unang panahon? Iba ministro-ministro, dynasty, ano? Dynasty, pamilya pala. O ba, dynasty naman yan. Kasi pamilya-pamilya din yan sa Japan. Di ba? Kaya yung pagmamagaling mo sa akin, it's Kupitana, Pekwa, Amigo Boracho, Toma Castil, from Spain? Buenas dias, senor or senorita. Amigo Boracho, Toma Castil. Tomadachi? Ma'am Ellie Sigata, may galang salat. Ma'am Maria, may galang salat dito sa live ni Anino. Good evening, Ate Alicia. Just for fun. Kuya Anino in the house. Kaya yung pagyayabang nyo sa akin, si Mami Merly lang naman kaya nyo banatan ng banatan eh. Kasi naaawa nga sa inyo, wala kayong pang-attorney. Kaya ikaw, Pekwa, saan ako natakot? Tumiklop, saan ako tumiklop? Ha? Titiklop, saan ako titiklop? Ha? Saan ako tumiklop? I-explain mo nga kung bakit ako titiklop. Ha? May ginawa ba akong paninira ka kay Ram? Sinabi ko ba na nang hold up siya? Sinabi ko ba na nang rip siya? Masama ba akong sabihin ginapang niya sponsor? Kaso ba yun? Makikita, nandun yung sponsor sa kanya. Anong hindi totoo ron? Bakit napunta sa kanya yung mga sponsor? May ebidensya ko rito na sinasabi niya kay Mami Merly. Ano paninira doon? Amigo, por favor. Por favor, senyor. Can you speak lenguaje de Ingles? Por favor. Lenguaje de Ingles. Nahirapan tuloy ako mag-Espanyol. Of Puerto Rico? Espanyol? Brazil? Latin America? Portugal? Portuguese? France? Hello, Ma'am Jancy. Kaya yung mga sinasabi mong katangahan ko, opinion mo yan. Eh, magaling ka eh. Kaya nga hindi ko pinapanood mga sinasabi mo eh. Diba? Kasi mahirap kontrahin yung sarili mong opinion. Bawat opinion natin talaga, meron kang hanapin na hindi ka sasang-ayon. Tapos sasabihin natin, yung mga supporter namin dito, mga bobo, sumasang-ayon sa akin. Yung supporter mo rin dyan, sumasang-ayon sa'yo, natanga ka. Kung wala kang nilabag na batas, bakit pumasa, bakit tinanggap ang ano sa'yo, complain? Ah, diba kakabaka-baka ka? Kasi itong final baka lalabas na resulta. Bakit dati live na live ka, pa nila live ka, ang ganda tumawa? Nangaasar ka rin dati nang babalahura ka. Bakit mo nalaman mong kinomplain ka? Nagbago ihip ng hangin.
masyado ka nang madiplomasya magsalita. Base sa aking pinag-aralan, i-search ko sa Google. Yung Google map naman, nag-drive kami sa, yung driver ng Grab, magkakamali eh. Hmm. Sabihin mo, laging tama ang Google? Ha? Alam niyo, excuse, alam niya ba lahat ng ano, ng shortcut? Di ba? Kaya ganito sinushortcut din natin, yung mga sinasabi natin. Kasi ikaw, ano ka eh, initerated ka ata eh, no? Gusto mo, kompleto sasabihin, napakahaba. Ilalatag sa'yo lahat, hindi ba pwedeng ibuod na lang? Magsama kayo. Oo. Pek-pek ni Hides. Pinalad. MFS, ano yun, guapito. Ha, hablis English solo, Espanyol. Ah, Espanyola. Guapito. Like you. Guapitos. Sem-sem ba guapitos, ha? MFIs. Di ba? I will give you a jacket. Wait lang, lalagyan. Bibigyan ko lang ng jacket siya. Si ADK. YouTuber ba to? Marunong ka naman pala mag-English. Marunong ka na eh. I saw your vlog. You know how to speak English. Your post, your thumbnail. Some is English, some is Espanyol. Pek-pek buto, tawag mo. Balahura lang daw ang alam ko eh. Solo mi bebe habla English. Ah, solo me, solo me. Diba? Kaya ikaw ni Hides, hindi mo kailangan magpaliwanag na wala kang kasalanan. Hindi mo kailangan sabihin sa akin na bobo ka anino, hindi mo kasi inaalam eh. Bobo pala yung tumanggap ng complaint sa'yo, no? Ang galing mo, no? Ang talino mo. Oo. Bobo kami. Oo. Siyempre, pag napawalang visa yan, kasi nga, mababaw lang. Mababaw lang. Kung yun lang yung kinaso sa'yo ni Mami Merlin, yung bahay lang, hindi niya pinakita yung mga dati mong ginagawa sa kanya. Sigurado matibay. Oo. Ano ba sabi ng attorney mo? Ano sinasabi sa'yo? Tama yung ginawa mo? Ha? O si Pekwa, ba't pa iba-iba ng content? Pekwa, bakit sasabihin mo hindi ka na... Bakit papiw na lang, Pekwa, yung banat mo kay Mami Merle? Ako ba? Ano takot? Tumiklop o ikaw? O Pekwa, nakatanggap ka na ng complaint? Bakit ayaw mo ituloy yung ginagawa mo nung kay Mami Merle na kung makatawa ka, napakasarap pakinggan? Ang galing mo mang asar. Di ba? Binigyan ka ba ng problema? hindi ko alam naman kasi kung paano kayo naging vlogger. Dapat sa inyo bloopers. Di ba? Magiging vlogger ba yung pagiging paggawin yung pagkatawa-tawa na yung matanda? Gamitin nyo sa korte yung salta na isinaalang-alang nyo ang buhay nyo para lang ilabas yung kabulukan at kawalang yaan ng matandang to. Gamitin nyo. Ang sasabihin sa inyo ng korte, bakit? Batas ka? May tamang format, hindi mo kinumpleto sa presinto na budol-budol yung taong yan. Bakit sa YouTube mo ginagawa yan? Okay lang kung sabihin natin, sir, for content lang po ito eh. Diba? Ano lang ito eh. Ayun na nga eh. Bakit masyado ng below the belt, nagpapakita kayo ng panty, nakabuka kayo matanda? Biro pa ba yun? Papakita nyo yung matanda kumakain na nakabuka ka, bigla nyo kinuha na ng picture? Ha? Ang biro pang aasar ganito lang, asara lang sa sokmay. Pero yung mga personal na nakikita, halos ipakita mo na nakabuka ka, naliligo. Inaanoin nyo ng malicious thinking yung mga tao na, ito matanda to, burara eh. Si tanga na ang big basher ni Ukol Bukol before, baliktad ang mga gawain nila. Oh, ngayon sila magkakasama, di ba?
kaya napaka-bilib ako sa katalinuhan nyo talaga. Yung pagiging matalino nyo, bunga naman, bakit nga ba ako tumiklop? Pekwa, paki-explain nga dyan kung anong dahilan ko bakit ako titiklop. Ha? Ha? Hindi ko ma... hindi kita kasi pinapanood eh. Ano bang reason ng pagiging tiklop? Hindi ko pa nga nasabi lahat ng sinabi ni Rob kay Mami Merly. Kaya nga, diba, bago siya kampihan dati kay Mami Merly, bago kampihan si Mami Merly, sinabi ko, Ram, sabihin mo na lahat ng nalalaman mo para magkalamanan na. Huwag puro messenger. Sasabihin na natin messenger, ayun na nga eh. Kumbaga sa government, gumagawa ng kudita, ginagapang yung mga military, yung mga general. Diba? November pa lang sinabi ko na. Diba? Sino nakakaalam na vlogger ang dalawa? Si As. Si Ate Angie. Yan dalawang yan dapat kasama mo. Kaya nga galit ka kay As eh. Dahil ang pinipilit mo nung sinumbong mo sa akin, si As. Si As ang nasa iyo, nagsumusulsul sa iyo. Walang alam ang mga tao. Diba? Sinabi mo sa akin noong December yan. Si As ang sumusulsul sa iyo. Na magtayo kayo ng sarili niyong community, hindi alam ng mga tao. Yan ang sinasabi mo sa akin. Oh. Diba? Kaya nga sabi ko sa live ko, paano nyo nasabing depressed to, nakausap ko, maayos yung mukha. Ginamit mo yung salitang depressed para may day lang ka. Kaya nung November pa lang, nakikiramdam na ako na sinasabi ko merong mga ano. Dalawang vlogger ba yung binanggit ko noon? Ha? Huh? Diba? Alam nyo kasi ako, katulad na sinasabi ko, totoo o hindi, mahilig ako mag-analisa sa mga kinukulos ko. Ganyan yung ginawa ko sa FLM noon, kaya pumutok ako. Yung mga sinasabi ko, nagkakatotoo. Kasi kung pag-aaralan nyo kasi yung mga kilos, kung baga sa movie kasi, kung talagang sinusubaybayan nyo yan, alam nyo magiging story sa bandang huli. Napansin ko kasi, di ba, katulad nito, sinabiniro ko siya, sa ena naman, dikit ka, o kasi ano. Kasi kung sino yung nagiging dikit, yun yung dinadramahan ng mga talent o kaya ng ano. Pag nakuha niya yung loob, katulad naman sinabi ni Ate Angie, nakuha niya loob ko eh. Oh, dapat magiging vlogger mo si Ate Angie. Kasi sinabi niya nga, di ba? Magiging vlogger siya, sasama siya kay, ano, kay Ram. Oh, kumalat na yan. November pa lang, sinisiraan mo si Mami Merly. Yung sinabi ko yan, sinisiraan mo, ginagapang yung mga sponsor. Ay, pag umalis ka, sasama yung mga sponsor, walang maiiwan kay Mami Merly. Halos October pa lang, bago magkatapos ng October, alam ko na eh. November ko lang sinabi. Kasi lumalala na. Bago ka palang pumunta. Sabihin mo kung tanga-tanga akong bobo ha. Kasi kayo, lagi lang kayo nakatuon sa reaksyon. Ako lagi ako nagmamatsyag sa mga kasama ko. Kaya pag ako nagpahapyaw, hindi ako nagbabanggit ang pangalan para walang sisihin kung sino-sino. Oh, humingi rin sa akin ng sorry siya as nag-usap kami. Kaya nga sabi ko nakaraan, di ba, kaya as nakita ko siya as nagbabago, bumabawi. Dahil tayo, pwede tayo magkamali, pwedeng hindi. Pero ikaw, bumawi ka ba? Kaya nga galit-nagalit ka kay As eh. Gusto mo ituro kay As lahat ng pagkakamali. Pero ikaw ang humatak ng mga viewers sa saka ng sponsor. Hello. Yung ine-expect ko na pag nag-live ka o kaya aakit ka sa akin o kaya kung kani-kanino na inaasahan namin ni Mami Merly na itatapat mo lahat ng sasabihin mo. Na hindi totoo nakakausap mo yung mga kalaban. Na hindi totoo na ganyan-ganyan yung mga sinasabi nila. Ginawa mo ba? Clear mo ba pangalan ni Mami Merly? Na ikaw ang tumatanggap ng talent pay, ginawa mo ba? Paninirap puri ba yun? Nung una talent pay mo, advance 50,000. Pangalawa, 50,000 plus 10,000. Bukod pa sa binibigay sa'yo 1,000-2,000 ni Mami Merly minsan sa isang araw. Lalo lang kung may pupuntahan ka. Na, sinabi mo ba yun? Bakit magagalit ka kay Mami Merly pag sinasabi ko magkano talent pay mo? Kasi nagpapaawa ipi ka sa mga sponsor. Yun yung tinatawag na doble kara. Pag kausap mo si Mami Merly,
puri, puri, salamat Mami Merly, ganyan, ganyan, ganyan. Pero pag talikod, di ba sasabihin mo, plastika lang po yun, kunwari lang po yun, kasi utos yun ni Tita Merly. Totoo, ganito lang po natatanggap ko. Hmm. Ngayon, pakikiusapan mo si Ate Angie na huwag magsalita. Kasi di ba siya nagsinabi mo sa akin, si Ate Angie ang nakakaalam ng lahat. Lahat, lahat. Okay, sinasabi niya lahat-lahat ang alam niya. Paano niya malalaman? Eh, kinukwento mo lang. Nakita niya ba? Yung tao, munti ka nang maniwala sa sinasabi mo. Kaya nga ako, lagi ko sinasabi, oh, makikinig lang ako, oh, sasangayunan kita. Pero nasa akin ang limpas siya. Hmm? Ilang beses ko na ginawa yan. Sumasangayon ako sa kausap ko. Pa, yun yung tuturuan ko kayo para makakuha kayo ng mga idea. Sa kung mayroong magbabaligtad, pag may kumausap sa inyo ganyan, sa ngayunan yung sangayunan, pag alam nila parang sumasangayon ka, maglalabas na yan ang sikreto nila. Boom! Sa pool. Umagat sa pain. Kasi alam nila, kasama ka na nila. Hmm? Kayo kasi, umaano lang kayo, Mas Rhea, sa content, debate, revenue. Wala naman kasi ngayong grupo mahalaga sa inyo eh. May... Totoo ba solid birador kayo? Bakit kanya-kanya kayo ni BPN? Hatak ba kayo ni BPN? Itong Team Amot kami, hatak kami ng mga viewers na ito lahat. Itong tunay na community, itong tunay na grupo, itong tunay na pamilya, organisasyon. Yung birador nyo, puta si Idol BPN lang ang umaangat sa inyo, mga tanga. Kayo hanggang ngayon, hindi kayo makaalis sa Team Amot kami dahil hanggang dyan lang kaya ng kukuti nyo. Yan lang ang kaya nyo i-content, ang Team Amot kamay. Hindi nyo kaya ilawak ang nalalaman nyo. Tingnan nyo si Pekwa, ilang beses nagsubok, pero bumabalik sa talent ng Team Amot kamay. Bumabalik sa content sa Team Amot kamay. No. Ako, nakailan na ako. Anti-FLM, pro-FLM. Nagtayo ko sarili kong community ko. Iniwan ko, kinampihan ko yung away ng mga ano, na mga anti-FLM dati. Iniwan ko, tapos din mo yung nung medyo napapansin ko na ganito, baliktaran, babanatan ko, nakiusap si Mami, hindi, huwag ka na magsalita, pati mga mamis ko, re-respect ka naman yan. Ano katuwira ko? Wala akong pakialam sa respect na yan. Kumurahan lang, murahan lang. Nakiusap, kaya tumahimik na lang ako, kung saan na lang ako nawala. Dito naman ako pumatpad. Ay, secret loves. Ayan na, tumibok na naman ang puso ko. Dito pala itong lalabas ko. Sorry, hindi kita napansin na. Namandi na naman ako. Ay! Diba? Kaya Pekwa, ano nakakatakot ko? Ah, sinisiraan ko siya? Yung paninira niya kay Mami Merly, mananahimik ako? Hindi ko pwede isawala? Yung expression ng mura ko, bawal yon. Sa korte, bawal magmura. May mga rules. Dito rin sa community, bawal din magmura. Oo. Normal yun. Pero yung pagmamahal namin sa organisasyon namin na minamahal namin, ang original ta community, pati mga supporter original community, mga keyboard warriors, mga silent, hindi namin nahayaan na masira yung founder namin. Ha? Ah. Dahil pag ginayaan namin masira ang founder namin, hindi kami nagpapahalaga sa community namin. Sinasangayon na namin yung kademonyohan nyo. Galit na galit. Kami ba ang baser nyo o kayo ang baser namin dito? Wala kami pakialam sa inyo, sinasagot lang namin kayo. Tapos sabihin nyo, kami balahura? Kahit sino naman, yung mapapamura pag sinisiraan mo yung pamilya ko. Eh. Oh. Kami ba, binalahura namin mga picture nyo? Ha? Huh? Sabihin nyo, magaling kayong influencer na content creator kayo? Ganyan ba kaya nyo gawin? Ipagpo-post yung mga pagmumukha namin? Hindi nyo kaya magsalita? Kailangan ipaparinig yung pinag-uusapan para may reaction kayo? Hindi kayo makarunong mag-content o walang ano? Walang gine-reakan? Ha? Magaling ka! Nag-aral ka! Eh, bakit nakasuhan ka? Bakit na-complain ka? Buti pa ako, hindi nako-complain eh. Sa barangay ko, kinomplain ako, pinadilan ko yung babae. Pagdating sa barangay, pumunta yung nanay, kinampen pa ako. Buti nga yan eh. Sa amin, hindi nakikinig ang batang yan. Hindi umuwi.
Sabi sa akin ng nanay, bakit pinalo mo ng paddle? Nahuli ko po nagsisigarilyo at umiinom. Pinauuwi ko, hindi pala umuuwi yan. O ano sabi ng nanay sa barangay? Mula po sa araw na to, iaano ko kay Anino yung pangangalaga ko sa batang yan kasi talagang hindi nakikinig sa akin yan. Baka balang araw uuwi ang buntis. Oh, sila pa napahiya. Eh kilala ko sa barangay namin, gumagawa ko ng community. Naglilinis ako ng mga kanal. Namimigay ako ng tubig ng November 1, nung mineral water talaga sa cemeteryo. Oh. Kahit gumagawa kami ng kaguluhan, gumagawa kami ng projects community namin. Na walang bayan. Oh, may nag-i-sponsor lang sa akin yung ano ng mineral water. Mm-mm. Kayo, ano ginawa nyo? May background kayo? Ako, may mga picture ako ng ginawa ko. I-re-registered ko rin sana sa Secune. Yung fraternity ko para maging legalize kami. Dahil sa City Hall nga ng Pasay, halos nakilala ako dyan. Pinapatawag ako ng mayor dyan, monthly, ano. May allowance ako, matatanggap yung fraternity ko. Ako hawak. Hindi ko tinanggap kasi ayokong hawakan ako. Kasi yung vice mayor, kumpare ko. Hmm. Ikaw, ano alam nyo? Sasabihin nyo, bobo ko. Ha? Pinakita ko, trabaho ko as a volunteer, rescue. Kayo, ano ginawa nyo? Volunteer ba yan? Yung kita nyo sa YouTube nyo, tinutulong nyo? Diba, kinakain nyo? Ano nagawa nyo kabutihan? Ginagawa nyo content, yung team abot kamay para mayroon kayo masabi? Sasabihan nyo kami plastic, maganda naman magpaka-plastic kami para yung nakikita ng mga tao gayahin yung ginagawa ng founder namin. Yung ka-plastika na katulad yung ginagawa ni FLN. Kung ano yung ginawa niya ka-plastika, yun yung makikita ng mga bata, yung ka-plastika na yun, gagayahin ko yan. Tutulong ako ng ka-plastikan. Gumagastos ako ng ka-plastikan. Kesa magpakita ako ng katotohanan dito, daldal ako ng daldal, wala naman ay tutulong. Daldal ako ng daldal, sinisiraan ko yung plastic na tumutulong. Pero ikaw, totoong tao ka, wala kang maitulong. Kundi sasabihin mo, pinag-aralan ko to eh. I-search ko sa Google to eh. O ano, pinakain ka ng Google mo? Ha? O Peko, pinakain ka ba ng tiklop ko? Abuli ko rin sa'yo. Diba sabi ko sa inyo, kaya si Peko gumagawa ng katarantaduhan. Ang gumagawa ng kasamaan na hindi kinukuha ni Satanas yan. Yung mabubuti kinukuha. O, diba? Sabihin na natin sa Team Abol kamay, ilan na po yung na sumalangit tawa. Dahil mabait, yung nanay ni Miguel, mabait. Ginawa pa rin nila ng kwento. Mabait. Si Pekwa, tingin mo, na-disgrasya ng motor? Inuha ba? Diba hindi? Protektahan pa ni Satanas. Gas-gas lang. Kita mo, binubuwis ang buhay, magkaroon lang ng pera sa mga suporte. Panoon, ay, na-disgrasya po ako, pambiling na po. Ito po mukha ako, pakuha pa ng picture, kunwari malamalin ako po. Diba? Banat host, nusawin na yan sila. Kaya sa gandang gabi, Mami Lori, Mami Tina, at ano medyo sa bahura, pag iba content nila, walang views. Oo. Matalino ka, Nights, pero hindi ka makapagsalita ng hindi ka nanonood sa amin. Ha? Bakit ako? Pinarinig kita? Ay, Master Rhea pala, pinarinig kita? Ha? Ako, hindi ako nagpalaglag. Hindi ako nagparaspa. Oo. Ano yung may babato nyo sa akin? Itanong nyo sa mga supporter ko. Kinuwento ko na noon kung anong baho ko. Ha? Kaya kung ano pang ikuwento mong baho, gawang gimmick mo na yan. Ha? Yung kabubuhan, totoo yan. Kaya nga hindi ako nakatapos ng high school eh. Dahil kick out ako lagi dahil sa troublemaker ako eh. Kaya pinag-aralan ko puro vocational. Automotive. Reflexology. Auto technician. Charcoal painting. Waiter. Limang vocational. Meron ka niyan? Ha? Pero bumagsak ako bilang isang barbero. Hindi ako nag-aral ng tato, self-study. Marunong ako magtato. Pitong katangian na meron ako kaya dati madiskarte ako sa pera nung hindi pa ako nag-YouTube. Pumapasok sa akin yung pera. Tato, pasok sa akin tato. Masahe, pasok sa akin.
Kaya kinuha ko yung mga ganyang course na yan para kung ano yung demand, yun ang applyan ko. Kayo, ano alam nyo? Mag-vlog lang na mag-vlog. Yan ba matalino? Ha? Ginagamit ko utak ko. Yung pagiging bobo ko, ginagamit ko yung kabubuhan ko. Yung katangahan ko, ginagamit ko yan. Kaya nandito ako sa ibang bansa. Kayo yung katalinuhan nyo. Napakatalino nyo. Kaya nananatili kayo sa Pilipinas kasi ginagamit yung katalinuhan nyo sa kabubuhan. Ako yung kabubuhan ko, ginagamit ko yung katangahan ko. Oo. Kaya nga nandito ako, bobo ko. Pero nyo, nakaalis ako. Ang tanga-tanga na ito, nakapunta ng ibang bansa. Paano nakaalis yan? Naglakad. Di ba? Ikaw, Peko, paano ka naging manager? Bakit nahirap ka mag-apply dyan sa Pilipinas? Kala ko ba maganda tinapos mo, nag-aral ka sa Hong Kong? Ang ganda ng background mo. Ano yan, hanggang background na lang? Yung sinasabi ko, puro display na lang. Ha? Yan lang ba kaya yung pagyabahan? May certificate ako. Yan ba kaya yung pagyabahan? Yung kayo, yung magaling kayo magsalita. Na-diplomasya. Yun nga ang sinasabi ko sa inyo eh. Mas maganda yung totoo ko, sino ko. Grabe ko magsalita. Kahit paano, nakakatulong ako. Kayo, ginagamit nyo yung kabuti ang pananalitaan nyo. Ang tanong, tumulong kayo? Ha? Nakatulong kayo sa community nyo? Ano community nyo? Kanya-kanya kayong pambabalahura sa powder namin. Itong tao ko lang pinag-aralan na bobo tanga-tanga na to, ha? May pinapakitang prueba. May dalawang bahay sa Pilipinas. Yung binili kong bahay, galing Kuwait, nakapunta ako ng Kuwait, fourth floor. 12 square meter nga lang. Bawat floor, first floor. No. May 88 square meter ako sa Cavite. Subdivision. Ikaw, talino mo, di ba? Bakit kung saan ka nagpupunta? Pekwa, saan ka nangungupahan? Ah. Ganyan na ba kayo manlait? Napakababaw. O, hindi ako nagmumura. Real talk tayo rito. Yung negosyo mo, negosyo ko rin yan online. Pero pinapakita ko yung, ito nga, kinukulit ko ng kinukulit mga asawa ko eh. Nabuhayin eh. Eh, kaso nga busy. Dahil nagtayo kami ng tindahan eh. May restaurant. Karinderia pala. Joke. Hindi totoo. Diba? Mamaya sabihin na yabang tayo. Hindi, may tindahan talaga sa harapan. Inuunti-unti-unti ko. Yung nasisingil ko sa mga utang sa akin, yung paunti-unti. Natubo. Dinidiretso sa asawa ko. Ayun, nakakabuo na kami. Mm-mm. Meron kaming ice cream with freezer. Kasi gusto ko yung gilid ko gawing grocery 24 hours. O kaya yung kalahati gagawin kong barbershop pag nag-istina ako. Yan yung pinaplano na hindi lang natuloy kasi sa pandemic. Baka itong 2025, pag nakaipon na uli ako, isasagad ko na yung bahay ko sa bakuran ko. Gagawin ko yung baba kasi parang ano eh, palengke o kaya ano eh. Grocery buong baba. Sasagad ko, tataasan ko. Bahay ko. Ha? Ganyan ako magplano. Manager siya sa palipat-lipat ang bahay. Manager? Nangihingi? Tapos ito minamaliit nyo? Natakot na idemanda ni Ram? Nangihingi ba ako sa mga sponsor? Oo. Humingi tulong, pero nangihingi, hindi. Tulong sa ano ko, nanay ko na operasyon, na operahan. Emergency, biglaan. Oo. Naka 30 plus din. Magkano ba? 30 plus ba? 40 plus. Nakita nyo, nakalimutan ko na. Kayo, ano na itulong ng community? Sino ba founder ng community nyo? Sabi nyo, nagkakaisa kayo dyan. Sino ba yung leader nyo dyan? Nagsama-sama na kayo para pabaksakan ng team abot kamay. Hanggang ngayon, inaabot namin kayo. Kayo, hindi nyo kami maabot. Dinadagukan na namin kayo. Ginigising namin kayo. Huy, magising na kayo. Yung kamay namin, uy, gising ka na. Binabangungot ka, hanggang baser ka na lang. Samantala kami, ang dami na namin narating. Ha? Kayo. Kayo dyan. Birador. KSP. Dreamboy. Wala kayong bilang, wala kayong bearing.
Gagawa kayo ng okasyon yung mga talent niyang galing dito dati sa Team Abot Kamay. Wala kayong originality. Nakuha niyo lang yung mga idea niya kay Mami Merly. Yung pagiging indie films niyo, galing kayo kay Mami Merly. Bakit hindi niyo napagpatuloy? Hanggang ano na lang kayo, dream. Ha? Hanggang alaala na lang kayo na dati kayong umi-extra, dati kayong naging indie films. Bakit hindi pinagpatuloy ng mga sponsor niyo? Kumita kayo? Tita Villata Cruz, may galang sarap po. Ang programang ito ay suportado ni ating Villata Cruz. May galang sarap din sa iyo, Miss Dorlin D. At sa lahat ng TAC Committee at sa iyo din. Os Anino, God bless. Thank you so much. Papal America. Asan si Ate Dorlin Bakuli? Hindi ko ma-i-post yung comment. Pag daldal kasi ako ng daldal, hindi ko nakikita yung mga comment eh. Habla Espanyol, amigo, por favor. No intense you language, solo Espanyola. Ah! Lingwahe Tagalog, Mexicano. Hindi ba marunong ako ito paano? Ha? Ah? Yung paglalaay ko sa akin, yung pagiging tanga at bobo-bobo ko, ito paano may ipon ako? Oh. Ano? Kahit paano may sarili kong bahay. Mas Rhea. Hindi ka tulad ng pinagbibintangan mo ng agaw ng lupa. Limitado lang yung ganyan. Hindi pwede kasuhan yan. Ang barangay ang pupunta dyan. Oh, gibain mo to. Ito lang yung square meter nyo. Ito lang yung ano ng engineer. City engineer pupunta dyan. Ikumplin mo sa barangay, pupunta sa city hall. Ha? Kung matalino ka, tanga. Hindi binabypass mo yung barangay, yung presinto, yung city hall. Nagmamagaling ka. Meron ka bang tinatawag na panukat na distance loop? Alam mo ba yung distance loop? Nag-aral nga din pala ako ng drafting. Nakakalimutan ko sabihin sa'yo, gaga. Ate Barbara, this program supported by Ate Barbara Black 57. May ka masyado ano sa lahat na nandito. Thank you so much. Ha? Yung mga minamaliit mo rito, ha? Hindi, kahit binabastos mo, hindi ka bastos-bastos. Kayo mahilig kayong mamaliit si As, may tindahan na, bigay ng sponsor, ng mga supporter, ng dahil nagmamahalan kami. Sa inyo, yung binibigay sa inyo, yung ginagawa nyo. Lamon lang kayo ng lamon, sabay hingi uli ng hingi. Ha? Ginamit nyo ba yung mga binigay sa inyo sa maganda sa negosyo? Pinalago nyo ba? Parang si Jesse Monyo. Live lang ng live, buka ka lang ng buka ka, patong lang ng patong, kain lang ng kain, subo ng subo. O diba all around? Janitor piece? Si Cool, ano na ngayon? Oh, kaya nga tinawag na Cool habang nagdadrive eh, gumagano yung uso. Ano yung mayabang? Alam nyo, kaya nga na pambili ng motor yan, kasi alam niya na yung mangyayari in future eh. Pinagandaan niya na. Wala siyang alam na trabaho, kundi mag-grab na lang, o kaya habal-habal, o kaya kuliglig. Ano ngayon? Saka nakangita ko, hulog the drive. Diba? Si Teo, ano ngayon? Ano? Feeling, ano ka? Feeling batang kaya po? Ha? Nagtatrabaho ko, karwas, full time. Sabay nag-aalar, criminology, computer, IT. Ha? Nakita ba mga katangahan mo? O yung katangahan nyo? Ha? Nakita nyo ba yung page ko dati sa tato? Ha? Pinagbubura ko noon yan nung nag-active ako sa YouTube. Kasi hinak na mga kalaban ko yung Facebook ko. Biruin mo ha, hinahak ka ng mga anti-pro at saka pro-FLM. This program is sponsored in part by Ate Bar 57 Vlog. Highly appreciated Super Chatter. Sinuporta na may hindi ka sa kanyang mga puso at mga labi. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ate Bar 57 Vlog. Super Sticker. Hello, everyone. Kapit bisig lang mga ka-Solita family. Thank you so much. $10 from USA! Salamat sa pagmamahal, Ate Barbs. Thank you, Ma'am Barba. Kami, hindi namin ginagamit kung ano meron kami, kung ano kami narating. Issue for issue lang. Balahuraan for balahuraan lang.
Pero kayo over kayo mambalahura nung dinemanda kayo, dahil sabi niyo marami kayong hawak na ebidensya. Nung dinemanda kayo para dalhin niyo sa korte, sasabihin niyo pikun. Hindi kinaya. Pinakita niyo yung ebidensya. Kaya nga pinakita niyo ebidensya para malaman ni Mami Merle kung legit ba yung ebidensya niyo. Katulad ng sinasabi ni Marsreya. Batas ba yung sinabi mo? Porque nag-search ka lang sa Google, dadali mo yung ebidensya. Ito po kaya ako nag-search. Kaya po ako pumunta sa bakuran nila kasi sinerts ko sa Google, may karapatan ako. Sinundan muli ni Ate Bar 57 Vlog. Highly appreciated, Super Chatter! Sinuporta na may gitigala sa kanyang mga puso at mga labi. Ang programang ito ay sinuporta ni Ate Bar 57 Vlog. From USA, $10! $10! Big heart from Team Abot Kamay. Thank you so much. God bless you more. Thank you, Ate Barbs. Ha? Yung nalalaman namin, at muli, hindi ako pinagsasalita ni Ate Barbs. Highly appreciated, Super Heart. Sinuporta ng mga ngiti, nagalak sa kanya mga puso at mga labi. This program, sinuporta ni Ate Barbs 57 Vlog. From USA, $10. Super big heart. Thank you sa $30, Ate Barb 57 Vlog, sa pagmamahal sa Team Abot Kamay. Thank you, Ms. Barbara. Bless you more. Pagpasalamat ni Ate Violeta Cruz. Kuya Noy Pisako from Team Abot, Team Anino Family. Welcome to Team Abot Kamay. Hello, Idol Anino, sa lahat ng ka-team top na narito. Thank you so much. From Las Vegas, USA! Wow, go, Mam Barba, thank you, Mam Barba, thank you. Kaya ngayon ako, ha? Sasabihin nyo, pikun ako, balahura lang ang kaya ko. Kung balahura ang balahura lang, pero marunong din ako magsalta ng diplomatsya. Kaya ako nabubulol kasi nag-start ako mag-vlog, mabilis ako magsalita. Dati kasi ang style ko parang rap magsalita. Kaya ngayon nakakasabay ako sa mga FLM, sinasabihin ako, hindi ko kaya sabayan si Anino, mabilis magsalita. O sa debate. Kaya ganyan ako, nabubulol ako. Pagka binabagalan ko dati yung paglalive ko, inaantok ako, hikab ako ng hikab. Alam nila Mami Remy Emre yan. Anino, sila mismo ang sasabi, magtimpla ka na ng kape. Kaya minsan naghahanda na ako ng pakuluan ko rito. May pes ako, good morning! Sir Noy Pitts from Ate Janet, Mami Remy. Hello, sis Belo de Cruz. Mega love at mega hug, sis. Kuya Noy Pitts ako, mega love, mega hugs. Annabel, pagbati ni Ate Barbie. Tapos magyayabang nyo sa amin yung kung ano yung mga nandiyan sa inyo, mga nagising, nag-alisan. Bakit umalis? Kasi siniraan. Pero tanongin mo yan sa tamang pag-iisip, sa kung one-on-one lang, mag-usap-usap. Saan ang galing yung mga nalalaman nyo? Lalabas, sinabi ko sinigay, eh may hirap sa walang utak eh. Naniniwala ka agad sa sabi-sabi. Nung hindi kayo kinuwentuhan ng ganto-ganto, masamang gantong ginawa ni ganyan, proud na proud kayo, puro kayo puri. Nung nakarinig kayo ng salita, dun masasabi na mahilig sumausaw, chismosa lang. Sumang-ayon, umalis, nagtampo kagad kay Mami Merle. Kala mo, inabuso ni Mami Merle. Kala mo, minalupitan. Akala mo, hinampas, hinambalos, pinagsamantalahan. Ayun pala, ayahay. Ang sarap ng buhay, nandito sa Team Abot Kamay. Pinupuri ng pinupuri, sinasamba ni Mami Merle, anak ko yan, hindi ako lulukuhin yan. Diba, Ate Yumi Sao? Diba? Naniwala naman kayo, sabi na Ate Yumi Sao. Inaano lang kayo niya para ano, ayun nga, kasama niyo rin. Diyos ko. Ito. Nagkamali pa si Ate Yumi Sao. Alam nyo kami mga chismosa rito, mahilig kami mag-analisa. Napapakinabangan yung pagiging chismis namin. Yung mangyayari pa lang, inuumpisahan na namin, sinasabi na namin. Mega Hugs, Ma'am Barba, pagbati ni Ate Remedios, Tabahura. Mega Hugs, Ate Janet, Ate Remedios, Tabahura. Mega Hugs, pagbati ni Ate Barbs at Ate Janet. Kaya yung sinasabi nyo kami dito, baboy, bastos, mga tanga-tanga yung mga supporter. Ito siya, Ate Barbs. Nakadarating pa ito ng Amerika, kung bobo yan. Baka yung mga bobo, yung mga supporter nyo. Palipad ng palipad sa inyo, wala namang pinatutunguhan kung saan dinadala. Yung mga yan nagpapalipad, kami pinapangako namin, tinutulong na, itutulong ko yan pag inuwi ko, pinatunayan ko na yun, umuwi ako. Ha? Ginawa ko yun.
kayo, may ambag ba kayo sa community nyo na sinasabi nyo, kanya-kanya kayo, para kayong mga NPA, para kayong mga rebelde, iba-ibang grupo? Ha? Ikaw, Pekwa, may business ka, nakatulong ba yung business mo? Kung sabi mo malakas ang negosyo mo online, bakit nagbabarbecue ka ngayon? Oh, trabahong tamad, nakaupo pa rin habang nagpapaypay. Kunyet ang trabaho yan. Oh. Ngayon, pinagpaplanuhan namin, bibili kami ng Xerox. Mahal yun eh. Kasi ang mahal ng Xerox sa labas eh. 25 pesos eh. Eh sa subdivision namin, wala pa. Pupunta ka sa ano, homeowner. Office. Mahal din. Oo, nag-uusap kasi kami ni Ate Yumisaw eh. Sabi ko kay Ate Yumisaw, hindi, sabi ni Mami Merlin, tinanong ko rin eh. Sabi niya, hindi eh, anak ko yan eh. Mahal na mahal ako niyan eh. Sabi ko, iba yung nararamdaman ko kasi. Kaya nga nag-ano ko eh. Bilag ko, di ba? Iba yung nararamdaman ko sa mga yan, yung mga pos-pos nila. Tapos yung sinabi pa ni Lucy Jen na hindi ko makalimutan. Sabi ko, ipasok niyo ako sa GC niya, ikikik ko yung mga ano dyan. Yung mapapansin ko. Puta na nahimik nung pinasok ko sa GC nila. Sila nila Maxine doon, nagbibida, nagtatawanan. Habang nagkakagulo ang timabot ko, may sila masaya. Hmm. Sino ba nagsabi sa akin doon? Ikaw ba, Ate Annabel? Si Ate Elsie ba? Si Ate Maxine ba? Si Ate Emski ba? O, pagpasok ko roon, sabi nila, Sir Arino, na nahimik yung dalawa nung dumating ka sa GC. Sinabi ko kasi, gawin niyo akong admin dito, ikikik ko yung dalawa. O, nawala, na nahimik. Unang umalis, sino ba si Maxine? Si Lucy Jean, it's not my love. She is the girl, pero ngongo naman. But the kid is not baby. Baby Ram. Ito pinagmamalaki namin, solidong baby tak. Dahil wala pa yung tak, andyan na sa ting abot kamay. May pagpapalaga sa ting abot kamay kasi dito inarugasan ni Mami Merly. Kaya yung mga ano niya, mga post niya, yung mga acting-acting niya sa reel, sa Facebook, sa TikTok. Normal, walang kayabangan. Legit organic, hindi pinipilit dahil may talent fee. Ito, nililibang niya talaga kung ano meron siya. Hindi, gagawa lang ako. Bakit? Magkakapera ba ako dyan sa community nyo? Magkakapera ba ako dyan sa charity nyo? Walang puso. Nagkakapera ka? Hindi ka nagkakapera sa tak? Sasabihin ng mga vlogger dyan, nagkakapera kami kay Ram? Saan kami nagkapera kay Ram? Naambunan ba kami niya sa mga nakuha niyang pera sa mga supporter, sponsor? Ha? Yung mga umalis kay Mami Merly, isinusumbat yung binigay na nakapunta kay Ram. O bakit yan? Binibigyan nyo si Ram? Oh. Wala rin kayong question. Pero pag iniwan nyo yan, may question na rin kayo. Ganyan naman mga ugali ng mga ano, ibang sponsor, balimbing. Pag hindi nyo na napakinabangan yung sa minakita kayong iba, kaya nga lagi ko sinasabi, huwag kayong ahanga sa amin, pag umalis kami, sasama kayo, nauto namin kayo. Tapos masisira na yung founder. Diba? Kawawa yung founder. Ay, sorry, Mami Lori, nagising na naman kita. Kaano-ano niyo po si Ani? Ani ba tumbakan? Kinagtatanggal ko yung mga ano ko sa kanya eh. Yung mga sinend ko na hindi niya sinisilip eh. Mula sa umpisa na naging friend kami. Siya pala si Ani. Natahimik lang pero nagising din. Ang tagal siguro na koma to sa team abot kamay yun. Biro mo, wala namang ginawang masama sa kanya si Mami Merly. Andun solid na solid. Kung nasan yung mga gago, nandun din sila sa mga kalaban. Diba? Yun yung tinatawag na walang ano isip. Kung nasa lang yung isa, dun sila susunod. Sino ba nagpasimula ng bukol? Kasalita. Diba ikaw, Maxine? Ikaw yung may mag-i-edit-edit noon. Kahit sa mga po sa mga team abot kamay, ikaw rin. Yung kapatid mong to, bobo to, nagko-comment kay ano, Mas Rio. Napakagaling. Tangin ang vlogger yan. Ano ang viewers mo? Magaling ka viewers, magaling ka mag-analysa. Kaya pala, nakikisaw-saw ka lang kung nasan yung Agus, nandun ka. Bakit hindi ka makapag-live? Bakit hindi ka makapag
or ano reaction sa amin? Mag-reaction ka, sabihin mo yung mga mali ni Mami Merly. Oh. Hindi mo masapawin yung mga kasama mo, no? Dahil kanya-kanya kayo, gago. Oo, pasikatan lang kayo. Nakakasawa na kasi paulit-ulit na pambabas nyo. Kami kayo pa paano, paiba-iba sinasabi namin dahil pinagtatanggol namin yung sinasabi namin. Hindi puro lang kami bintang. Kami wala kami dapat patunayan sa inyo kasi sinasalag lang namin yung bintang nyo. Sasabihin nyo, hindi, asan yung katotohanan sa sinasabi namin? Magpakita kayo ng katotohanan, papakitaan din namin kinakatotohanan. Nandun sa channel ni Mami Merly, makikita nyo yung mga tinulungan niya ron na gusto kong reaksyonan sa kabilang channel ko. Hello, Sis Kachina, mega hugs. Mami Remy, tawa na naman si Mami Remy ko. Ah. Green joke. Tapos aangasan nyo kami? Asan yung angas nyo? Nasaan yung tiklop mo, Pekwa? Oh. O, pupustahan kita, Pekwa, kung tiklop ako. Taugama ka? Pareho tayong taugama? Ha? Pag-uwi ko, kasabihin ko saan tayo magkita, suntukan tayo. Tangina, dati umuwi ako, hahamon-hamon kayo, hindi kayo nagpakita sa akin, manginayu pa kayo. Tumira kayo ng Kaloocan, sabi ko, doon tayo magkita-kita. Pupunta ako sa anniversary, pumunta ba kayo? Alam nyo, anniversary, kung anong pecha. Tumarima kayo ng Kaloocan, may mga tropa kayo dyan, bakit hindi kayo nagpakita sa akin, mga hampas lupa kayo? Tapos sasabihin nyo, yabang lang ako? Baka hindi ako makatakbo, hindi talaga ako tumatakbo, Pekwa, katulad mo. Putang ina, natumbang motor mo, hindi ka nakatalon? Ako, natumbang motor ko, bumilib sa akin yung mga tao eh. Para akong mulawin sa ere eh. Bago ako bumaksak, yung helmet ko, inubad ko yung tinukod ko. Yun ang gumasgas. Oh, wala akong gasgas, sira yung motor na sinangla sa akin. Oh. Eh kayo, tanga-tanga, kasi kayo nagdidisgrasya, kaya kayo nasugata, kasi hindi kayo handa. Ha? Hindi malakas loob nyo. Pag alam nyo man didisgrasya kayo, ihanda nyo na. Sa probinsya na, ano rin kami, disgrasya rin ako, nasa dulo ko ng motor. Lasing kami, tatlo kami. Bumaksak kami sa bangil, oh. Hindi ako nahulog, dahil bago mahulog yung, bago tumal, pagbaksak, nung pagganya ng motor, tumalon na ako, tinulak ko na sila. Sabi sa akin mga kasama, hulang niya ka, iniwan mo kami. Tinulak mo pa kami. Ano gagawin ko? Patay pa rin tayo matama. Kung namatay tayong tatlo, sino titisigo? Maganda buhay ako. Oh. Bugbugin dapat kami ng mga tao ron. Kasi munti ka masagasaan yung matanda. Eh sinabi namin yung matanda, tumawid eh. Eh ang dilim-dilim, probinsya. Oh. Kasalanan ba namin yung kita? Kami na nga na disgrasya, kami pa yung bugbugin nyo. Yung matanda, normal lang, nakatayo pa rin sa kalye. Nakatungkod, ating 10 oras ng gabi. Ate Evelyn, no, yeah, mega love, shout out. The only see worse of Mami Merly. But the good ones, they tried to hide it. Correct, Ate Barba! This is Maya Vlog 57! Tapos ang masama dito, yung tinutulungan nila ngayon, na sinabi nila na hindi nila iiwan, hindi magugutom, susuportahan nila, habang buhay niyo susuportahan, ganyan din ginawa niyo kay Mami Merly, hindi ko iiwan. Pag nakakita na naman kayo ng bago, iiwan nyo na naman yan. Kasi ang iisipin nyo, bakit ano ba napapala namin dito kay Mami Merly? Ganyan din ang gagawin nyo dyan balang araw. Bigay kayo ng bigay, wala naman charity. Si Mami Merly nag-charity, may ambag. Yan nag-charity ng ambag. Nag-charity sa timaabot kamay rito, sumaho dyan, ng ambag ba siya? Kahit appearance na, hindi nagpakita. Sisisihin pa si Mami Merly, i-adjust mo yung charity. Inaka-schedule yun doon sa school. Masyadong pa-importante. Samantala ang mga artista halos hindi natutulog, maka-atin lang sa mga ganyang okasyon. Dahil publicity, public appearance. Role model, image ang iniingatan. Hindi yung sinasabi nyo, binabalahura. Masama bang ilabas yung opinion namin? Katulad ng ginagawa nyo opinion kay Mami Merly? Nagpinapakita nyo yung mga panty? Opinion yan, ha? Na, opinion nyo yan. Ganyan yung opinion nyo, panty pinapakita nyo. Ang programang ito natin sa inyo. Ni Ate Rilly Song, Mega Love Sarat, Ma'am Alice Sigeta, Ma'am Maki at Ma'am Susama at Ate Barba at Elizabeth Adriano at Ma'am Carmelita Lasala West, Ma'am Socorro Robles, Ma'am Papilla Usa, tawa. Ate Barbie, 57 Vlog at Mami Remy Yebra and Unnamed. Multo yun, alin nyo, Ate Remy nakatayo. Hindi, matanda talaga, matanda. Pero may mali rin kasi yung may-ari ng motor eh.
May malabo yung headlights niya. Kaya hindi niya masyado makita rin. Eh, liblib na lugar yun, pag ganun-ganun, pababa kami. Balita pa yung lugar na pinunta namin. Kutado daw noon, nung panahon nila, kabataan ng mga matatanda ni Lola ko. Kuta, parang lugar daw ng mga aswang. Kaya nung nalaman nila, doon ako pumunta kinaumagahan, kinabahan sila, pumunta ka ron. Eh, natulog ako sa ilalim ng bahay namin, kulungan ng baboy yung katabi. May isala ron, doon kami tumatambay. Hindi ako mapakali, parang kinakabahan ako. Kinumagahan ng pagising ko, sabi nila, may nakanda ng almusan. Sabi ko, uminom kami doon sa ano, maasim eh, sabi ko ganun. Sensa na sa maasim, hindi ko naman alam kung totoo hindi. Ha? Bakit ka pumunta ron? Ano pinakain sa'yo, ganyan-ganyan? Sabi ko, uminom. Pero mismo ako, nakaramdam ako ng kabaron, ha? Kasi yung, habang umiinom kami ron, yung kabataan, yung kaibigan na pinunta namin, nakabataan ko, wala ron. Sa Maynila, hinahanap din daw ako sa Maynila. Habang umiinom kami, dumating yung kapatid na isa, siga. Gusto makipagsuntukan sa akin, Bisaya, hindi ko maintindihan. Sabi sa akin ng, may pinsanin kasi tawagan sa mga probinsya eh. Ano, bakit? Kapatid dyan yung kaibigan natin dito. Eh, malaki yung ano, nakita ko. Yung nakaaway ko, pinakita picture, malaki na sa akin. Kasi yung picture nila ng kasama ko, mas malaki sa kanya, eh malaki sa akin yung kasama. Naalala mo yung bata na ano na hinamong ka na suntukan na pumalaga? Eh, hindi ko kasi alam yung sumbagay. Manila boy ako, nabakasyon ako sa probinsya. Kuya niya yun, yung nabubog mo, tapos sinumbunutan ka ng ate, sinuntok mo rin. Hanggang ngayon may galit sa'yo yan. Hinahamon ako nyo. Eh, sabi ko, ano, ayoko, inom kami ng inyo. Tapos ang dami niyang tropa na puntahan sa amin. Siyempre, ginamit ko pagiging ano ko, Tagalog. Malilenyo, nakipagkaibigan ako. Eh, nililibre ko, inom lahat. Kumukuha sila ng may mga pispan sila, yung mga five finger na parang ano yung malalaking kabibi, binibigay sa akin. Kinakain, pinakukuluan lang namin, dami namin pulutan. Tapos, bilog yung buwan, nating gabi na. Yung buwan, kala mo, napapaligid ko rin kami ng mga malalaking puno ng nyuk. Akala mo yung buwan, nandiyan lang sa likod ng nyuk. Oh. Yung alam niyo, si Kraten, si Alma Moreno, naglalakad nandiyan lang yung buwan. Ganun. Eh, kung tumatayo balayibo ko, kinakalabautan ako. Tapos, bawat yung mga tao, bigla lang sumusulpot sa amin, kinakabahan kami. One time, umiiyak ako. Kinakabahan ako, may mga kumikisot sa dami. Biglang may umanong ano, malaking baboy. Alam ko, aso, napasigaw ako, puntahan sila. Ayun pala, baraha akong baboy yun. Talagang naglalahay sa mga baboy na babae. Habi, hindi aswang yan, baboy kami yan. Nagising yung matanda, bulag. Sabi, ano yun? Kung ba sabi sa haya, ano yun, ganyan-ganyan. May bisita po kami, si ganyan yung kabataan namin. Yung kababata na yung ganyan-ganyan. Ah, yan si ano, si Paul D. Sabi ganyan, opo, dito. Halika, tinawag ako. Nagulat ako, kumuha siya ng isang dakot na, na asin. Ilagay mo sa bulsa mo yan. Tapos kumuha pa uli ng isa sa kabilang bulsa. Huwag mo itatapon yan, ha? Tapos pinakukuha kami lahat. Sabi, umuwi na kayo. Nagtataka ako. Bakit yung pinauwi? Sabi, dito na lang kami matulog. Hindi, huwag kayo matulog dito. Sabi ng matanda, umuwi na kayo. Hanggat hindi pa masyadong may. Pero mga alauna, alas dos na ata yun. Huwag kayong dadaan sa dati yung dinaanan. Maaamoy kayo. Sabi ko, ano ibig sabihin nito? Sabi ng pinsan ko malayo na. Ah, tara na. Huwag ka na intindihin. Yung nadisgrasya kami nung una, yung motor, ay iba pa pala yung nadisgrasya kami. Yun din yung ginamit namin sa iba pala kami uminom. Yung motor na nadisgrasya kami, hindi dinala, iwan daw namin yun. Yung kinikilabutan ako ng kinikilabutan habang umuwi kami, sabi sa akin na matanda kasi, kada dadaanan namin, huwag ko na ubusin yung ano, yung asin, ibuhos ng ganyan, paunti-unti. Dumadaan kami, tinitignan ko yung board, parang andyan lang sa kanan ko. Ang naapuro, ang tataas. Sobrang laki. Sabi sa akin, pinsan ko, huwag ka tumingin ng tumingin, huwag ka na umano, bilisan mo lumakad. Tapos, kada dadaan na namin, naggagalawin yung damo. Bigla lang may lalabas. Yung mga kainuman ko, nagulat kami, ano ginagawa niya sinasabi? Hindi, inalalay lang namin kayo, kasi baka abangan kayo ng ano eh. Kasi yung ano, bigla lang sumulpot yun, yung kapatid, papaluin ako ng bato. Eh, nasalag ko. Pumunta rin sa likod ko, nasalag ko ulit. Eh, nagwawala na sa galit sa akin. Eh, troublemaker ako eh. Ako paano yun? Sabi ko sa, tinuturuan pa ako sa Maynila, sa electrical road, papuntang Naiya. Sabi ko sa kanya, huwag mo ako tuturuan sa, ano ko, baluarte ko. Turuan mo ako rito sa baluarte mo, hindi kita ako kontrain. Pero doon sa baluarte ko, tuturuan mo ako. Alam ko, pasikot-sikot ng Pasay. Kako. Kahit hindi ko alam yung lugar, yung pangalan, pero pag ako napatrouble dyan, alam ko kung saan ako susurkat, saan ako lulusot. Gat-tagat saan. Yun ang nakakatakot. Lahat ng dinadaanan namin may kumikislot. Tada mo.
Iniwan namin nandun, sabi ko, ba't na lumalabas? Sabi niya, lalayan lang daw ako. Tapos sabi sa akin ng isa ron, amigo, Bisaya eh. Bye, ganun. Kasi paalam ko, pa-uwi na ako mga isang linggo. Sabi sa akin, balik ka ba ya? Bibigyan kita ng perlas na itim. Oh, sabi ko, mahal yun ah. Oo, ibibigay ko sa iyo. Sabi sa akin, hindi ko makalimutan yun. Sabi ko, sige, pag umuwi ka ng Maynila, kasi mga construction sila eh, mura lang babayad, 150 sa Bisaya, that time, 2021 ata, 2020. Sabi ko na ako sa akin, pag umuwi ka ng, pumunta ka ng Maynila, doon ka sa paupahan sa nanay ko, libre kita ka. Ako bahala sa iyo. Mahal, nasa 250, 300, 500 yung ano rin, construction ka ako. Sabi na, oo talaga, oo ka ako. Punta ka ako. Inalalayan ako, sinamaan ako. Sabi niya, basta bago ka umuwi, punta tayo, inom ka rito ha. Bibigyan kita ng black pearl, sabi sa akin. Itim na perla. Sabi ko talaga. Sabi sa akin, ng pinsa ko, mabulong ka maniwala dyan. Basta tuloy ka lang. Tapos bago kami tumawid sa may, yung kalsada na, paangat na ipataas, may court kami dinaanan. Pero hindi cover court. Court lang, tapos may bakod, may screen na malaki. Pagbukas namin doon, putang ina, biglang may sumalubong sa amin, mga may dalang bola, madaling araw. Nagtaka kami. Paganto, sabi ka agad ang kasama ko, itapon mo yung asin, itapon mo yung asin. Di tinapon ko yung asin, tapon namin. Sabi, huwag mo busin. Eh yung mga nakainuman namin naging kaibigan ko, sumulpot din. Inarang sila, sabi sa amin, mauna na kayo. Sabi ko, bakit ano nangyari? Sabi ng pisa ko, huwag mo naintindihan, tara, umuna tayo. Ewan ko kung babanatan kami o ano, basta sa ganun eh. Lahat ng, sa probinsya minibus eh. Yung parang Cavite dati, wala na ngayon yun eh. Lahat ng dumadaan, ayaw kami parahan pag dumadaan doon sa lugar na yun. One time, dahil nga nagmamadali na pinapasakay kami nung isa yung sabi, bibigyan ako ng barkwil. Inaarang yung bus. Hindi nakilala siya. Sabi sa kanya, ayaw kami pasakay. Sakay nyo na ito, sakay, sinakay kami. Tapos sabi sa amin ng driver sa kanang anong konduktor, walang ibang pasahero. Sarado niya yung bilisan niya, tapos pinasarado yung mga anong bintana. Eh, hagis niyo yung mga asin. Sabi sa akin. Sabi, bakit? Para hindi tayo masundan, basta hagis niyo. Hanggang sa nakauwi ako sa bahay, na yung nakalak na sa lola ko, nahiya ako mato. Doon ako natulog sa ilalim ng ano, ng may mga silo kasi mga probinsya eh. May babuyan doon tapos may gaano. Doon ako natulog. Pero hindi ako mapakali para may tumitingin sa akin. Eh, lola ko matanda na yun. Di yun nga, yun yung nangyari, di ganyan. Nakatulog na ako. Pero parang may sumisingin sa akin, tapos parang babangungutin ako na parang may tao sa ulo ko na itim na nakatayo. Pinipit ko gumalaw, naninigas ako. Hanggang nagising na ako nung umaga, ginising ko, may nakanda ng almasal. Sabi, amoy ala ka, saan ka galing, ganyan. Eh, umiinom ako sa pantalan lagi. Alam na mga Bisaya ro, kung nasan ako, pinupunta na ako, puro beer iniinom ko eh. Sila Toba eh. Gin, Tadwaira, Gold Eagle, beer na beer. Eh, nung nauubos na pera ko, siyempre, di, ano na lang din ako, gin na lang din ako, kasi dami namin, Manila buhay ka eh, ubos pera mo. Eh, yun, nung tinanong ako sa kagali, yung sinabi sa akin, hindi mo ba alam yung lugar na yun, Baluarte ro ng mga mga mo. Ha? Eh, sabi ng pinsa ko, huwag ko sabi ko saan ako galing. Eh, sinabi ko, narinig ng lola ko lumabas. Eh, matanda na masyado lola ko. Loy tawag sa akin, Loy. Loy ba, Noy? Ayun, kanwento. Tapos nung uuwi na ako, umiyak ng lola ko. Alam niyo yung lolo at lola ko, nung nag-aaral pala ako mag-charcoal painting, dirrobing ko yung book na lang kulang. Eh, yung kabataan kasi bigla ka na lang tatamarin. Hindi ko nagawa, hindi ko natapos. Umiiyak yung lola ko, sabi niya, huwag ka uuwi. Hindi mo na ako umaabutan pagbalik mo. Sabi ko, la, promise, pinangako ko pa, wabalik ako. Sabi niya, hindi ka na makakabalik. Ang tagal mong nawala, 1980, ano ko pumunta ron. Pero mo, 80s, tapos bumalik ako, 2001. Doon ako nag-grade 1, tapos grade 3. Grade 1, hindi ko tinapos, nag-aaral ulit ako ng grade 1 sa Maynila. Grade 3, bakasyon ako ron. Iyak siya, sabi niya, hindi nalulungkot siya, sabi niya, namimiss niya ako, niyakap niya ako. Kasi yung paborito niya ako nung kabataan ko. Pero iba sa probinsya, kumain ka ng sardinas, mayamang ka na. Wala pang mga ilaw doon nung mga time na yung pumunta ako. Ang kapitbahay, ang lalayo. Tapos yung sa ninang ko, tsahin ko, umating, tumiranan ako ron. Yung kapitbahay, napakalayo, nakakasalubong namin. Akala ko, pag nakakita ka ng baril, mga sundalo, mga MPE pala. Nagiging kalaro ko pa, kinakarga-karga ko. Iba yung kumakarga sa akin sa gabi, iba yung kumakarga sa umaga. Ang military sa umaga, sa gabi pala, mga ano tawag doon, mga NPA. Kasi ating kami ng bahay, sumusurkat kami sa mga puno-puno. Yung sululang ginaganyan-ganyan nila, oh. Sinyasan nila. Pero may galangan din sila ng mga sundalo, saka ano, hindi nagkakabarila. Pag nagkasalubong yung NPA, saka ano.
sundalo. Nagagalangan sila, nagiiwasan sila. May mga parang sinyalis sila. Kinakarga ako rin ng mga sundalo sa umaga. Kala ko sila rin ng mga sa gabi. Sabi sa akin ng ano ko, ng ninang ko, huwag ka magkukwento ng kung ano-ano, hanggang sa natututo na ako mabisaya. Yung mga batong nakikita ko na mahalaga no, ngayon, nakikita ko sa probinsya namin yun, parang mga asbestos, nakabaon doon yung parang mga kristal-kristal, na parang kala mo yung Superman na gano'n, sinisinsil namin. Ngayon pala may mga, may, kahit paano, may mga value rin pala yung mga gano'n. Tapos yung kala natin, bato lang sa mga tubig-tubig sa mga ilog, nakala mo salamin. May mga ano pa rin, pati makikinis na mga bato. May mga ano pala yun, may mga value. Diba? O, diba? Ha? Pekwa? Diba, Pekwa? Diba, Kupitana? Diba, Marsleya? Content na yon. Hindi mo napansin? Nakinig sila sa akin, hindi sila nag-comment? Ha? Pero talaga totoo po yung kabataan ko talaga na pinakitaan na lang talaga ako nung hindi pa rin ako nag-aaral. Walang naniwala sa akin, kinuwento ko. Ang alam ko, sabi ko kasi si kamatayan nakita. Bata kasi ko na naginip ako nakakatakot. Eh. Squatter yung pasay dati sa lugar namin. So, may, yun nga yung baklaran dati, kulungan yan. Eh. Tapos may malaking parang, katulad sa naiya sa electrical road, sa may kanto ng domestic air, ano, may harapan ng ano ng gasolina. Yung harap yun, ganun may bakod. Ganun yung lugar namin dati, sininsil lang yung tinira ng mga squatter na mga galing probinsya hanggang sa dumami. Isa sa mga tatay ko sana ako naroon sa lugar na yun sa amin. Natulog ako, tapos gising ako madaling araw, may mga pusa sa bubo. Pero binangungot ako nun, naginip ako, malaking hotdog daw, tapos may sungay, may hawak na tinidor. Tutusukin ako, dahil umakit ako sa kusutan. Pag akit ko, nakita ako rin, may demonyo, korting hotdog. Tutusukin ako. Nagising ako, yung bintana namin, bukas, dahil brown out. Pero yung mga bangko kasi nun, yung parang mga bakal na mga kwadrado pa gano'n, yung paa. Magkapatong yun. Ito yung nakatayo. Tapos yung puwet nung isa, pinatong. Para pag may bababa, tutunog, maingay. Doon ko nakita, nakaganyan. Nakahood. Tapos mahaba. Tapos saka, ayun, mahaba rin yung ganito. Pinukwento ko yun ng mag-a, walang naniniwala sa akin. Tapos yung mga, na-experience ko pa yung sapi-sapi yan. Pumupunta ako ng Bataan. Eh, sa Sacrifice Valley. Sino yung nagabataan dyan? Kay Mamang at saka kay Papam. Yung napapasapi kami, may dasal-dasal kami. Nagagamit ko yan, may pinupuntahan kami. Nagagamit ko yan, na huwag tayo tutuloy, mapapahamak tayo. Nasabi ko na, mapapahamak, natutukan ako ng baril dito. Ayan ang content, Marsleya. Pinakikinggan ako. Kaya yung pagiging team abot kamay namin dito, hindi katulad nyo, kailangan nyo lang mambalahura na mambalahura. Kailangan nyo lang gaguhin ng gaguhin si Mami Merly. Sasabihin nyo, kami bumalahura kay Ram. Makikita sa imbestigahan yan. Kami ang nagtanggol kay Ram. Kaya may karapatan kami. Magsalita ng hindi maganda sa kanya sa maling ginagawa niya. Sasabihin sa korte yan. Kahit sabihin nyo, hindi naman hiningi ng tao na ano na ipagtanggol nyo siya. Hindi niya hiningi. Kaya hindi niya rin kailang hingi na huwag namin sasabihin ng hindi maganda. May karapatan din kami sabihin yung naramdaman namin. Ha? Volunteer kami, walang bayad. Bakit utos na kami huwag magsalita? Diba? Kung paano nyo binalaura si Ram noon, ganito yung ginagawa nyo kay Jess ngayon. Sabihin nyo, hindi nyo binabanggit. Tapos, bandang huli, sasabihin nyo, kami pa bumabalaura sa inyo. Lahat na lang ng bagay rito, ginagawa nyo pagkakakitaan. Dahil mga hampas lupa nga kayo dito sa social media. Wala kayong mabuting maituturo, wala kayong makikita mabuting asal. Maari sa pamilya nyo, nagpapakita kayong mabuting asal. Pero pagdating sa kawang gawa, puro kayong ngawa. Si Mami Merly, matapang balahura, malakas mga asar. Dahil may pagyayabang. Kayo, puro lang kayong yabang, pero wala kayong problemang pagyayabang. Ang itangin nyo lang yaman, yung kayabangan nyo. Kaya, angat nga kayo eh. Kabaliktaran kayo ng angat-tanga. Mga ipis kayo. Mag-ipis-ipis kayo, ha? Alam niyo ba ibig sabihin ng ipis? Ha? Mag-ipis-ipis. Mag-isip-isip kayo. Dami nyo kabulukan na ibinibintang sa Team Abot Kamay. Saan ba kayo galing sa Team Abot Kamay, di ba? Umalis kayo. Kayo may mga bulok na ginawa, kaya kayo tinanggal sa Team Abot Kamay. At yung mga bobo tanga-tanga na sinasabi mo na ako, yung naniwala sa inyo at sumama sa inyo.
At hindi ako naniniwala, wala pang ibang sasama yan. Pag tumagal-tagal pa rin dito, meron, alam ko meron pa rin kayo mahihikayat. Kahit gaano pa magandang pinakitang samahan dito, may merong mga time na mabuboring, aalis na lang bigla. Ganun yun. Kitahin nyo sa inyo dyan, may mga sponsor kayo nagbalikan dito. May mga support kayo nagbalikan dito. Ayan ba yung ginising nyo? At muling nagising? Sa bangungot? Ma'am Milo, Ma'am Relison, pagbati na ating Mimo Alonso, may galap siya. Ate Janet Cudera, may galap siya. Po. Ma'am Revy Yebra, heart, heart, heart. Wait lang po, iya ko. O ulitin ko, Marsrea Pekwa, Beijing. Marsrea Pekwa, Kopitana, Teo, Jessimonyo. Nagpapanggap kayong vlogger. Pag sinabi niyong vlogger kayo, content creator kayo, magaling gumagana utak nyo. Bakit kailangan nyo ipakita yung mga video niya namin at re-reaksyonan nyo lang? Ay, hindi kayo marunong mag-isip kung ano yung content nyo? Ha? Sasabihin nyo, paano kami makakapag-react kung hindi namin panonoodin yung ano, yung leg nyo? Hindi na kailangan. Sumilip lang kayo ng unti. Pag nakita nyo yung kabastusan, dun, bibigyan ko kayo ng idea, dun yung sundutin. Nakita nyo na yung pag-uugali eh. Kailangan nyo pa alamin lahat ng sinasabi niya. Hanapan nyo kung paraan kung paano nyo siya titirahin sa maling ginagawa niyang asal. Hindi yung gagawa lang kayo na, ayan si Anino, namimera, ayan si As, ganyan-ganyan, ayan si Angie, ganyan-ganyan. Yung founder nila, budol-budol lang, ano ng OFW. Pero hanggang ngayon, wala kayong may pakitang ebidensya. Wala kayong may pakitang ano, ng budol. Asan yung OFW? Pekwa, hinahamon kita. Asan yung OFW? Sabi mong daan-daan nakausap mo noon. Na lagi ka umaalis na binigyan ka pa ng 300. Napupunta ka sa SEC, kausap mo na. PNP, kausap mo na. Na walang laya. O diba? Ginagawa nyo lang yan para may issue, para sagutin kayo ng sagutin. Para magkaroon kayo ng content. Ah, at tuwan-tuwa kayo, sagot naman ang sagot ng mga tangan to. Alam na hindi totoo. O, diba? Mag-content kayo na may karangalan. Yung may pagmamalaki nyo kayo talaga. Na mapasasabi nyo, ito, ang ganda o. Oh, umutok tong kinontent kong to. Ganun dapat. Hindi yung may katok lang kayo, hindi kayo pumuputok. Diba? O. Oh. Tama yan, Marcella. Hindi mo makukuha. Hindi, katwira mo, di ba, hindi mo makakontent si Mami Merly kasi nga hindi nagla-live. Pero sabi mo nakaraan, di ba, sinungaling sa atin, sinubobo sa atin. Di ba, sabi mo nakaraan, oo, kailangan ko nga ng pere, kaya pambayad sa attorney, kaya re-reactionan, kung nang re-reactionan, yung founder nyo, oh, sino nagsasabi ng totoo? Oh, iniwasan mo kasi lalabas na yung hatol.
Ha? Kasi, kung ikaw alam mo nang dinimanda ka, huminto ka, baguhin mo yung content mo. Kasi doon minsan tumitingin yung ano kung nagbago ka. Kumbaga sa pag-aaral, sa eskwelahan, titignan nila kung nag-guidance ka, mamatsyagan ka nila kung talagang nagbago ka. Dahil yun ang pinangako mo, hindi ko na po uulitin. Yun ang sinasabi mo, wala akong intensyon na ganyan. Pero tuloy ka pa rin eh. Oh. Yan ang magiging basihan sa'yo. Makabukas ang third eye mo, anino. Kasi ano, dati kami yung grupo namin, Alpha Omega. Ave Maria Purissima Simplicado Concebida. Mga dasal namin. Pag magpapasok kami ng banal na espiritu. Diba? Tatlo ulit yun. Habang nagdadasal kayo, ano ka ansenso. Tinatawag mo yung banal na espiritu. Tapos kakantahan ka ng mga kasama mo na sa nakapaligid sa'yo. Come, Holy Spirit, I need you. Kinakailangan kita. Nang lakas at mahina. Fighter! Nanginginig na yan, Jose Higad. Dahil malapit na yan, wara pa pares niya, gaga siya. Kaya nga, hindi ko nga sinabi, ano mo naman. Sabi niya ka kasi, bumabase siya sa Google. Iba yung Google sa aanalasin nung korte. Yung tumingin sa inyo. Oo, yung Google, nandiyan lahat ng batas. Sinunod mo. Sabi mo, nalaman mo na hindi sila mami Merle ari ng lupain na yun. Anong karapatan mo? Andun ka ba sa bat ng lupa na sinasabi mo na inagaw ni Mami Merle? Ha? Na hindi kanila itong lupa na ito. Dagaroon ka ba at ikaw magko-complain? Alam mo sa mga presinto, sa mga polis, may jurisdiction yan. Yung presinto 1 hindi pwede pumasok sa teritoryo ng presinto 2, presinto 4, presinto 3, presinto 5, presinto 6. Hanggang dito lang jurisdiction namin sa barangay na to, sa ano na to, sa sektor na to, o ganyan-ganyan. Tapos ikaw, ang layo mo pumunta ka ron, tapos hindi ka naman dagaroon, ikaw mag-expose. Dayuhan ka lang doon, at malalaman pa, putang ina, pinatira ka lang doon sa kanila. Sasabihin mo, hindi ka sumpit. Ano tawag sa'yo, sumpit? Ha? Nagpapasumpit na nagpapasumpit. Pasok mo. Ha? Kaya ka nga na pinaalis dahil nahuli, di ba? Di ba? Sino ba yung babaeng nagubad sa ano, sarapan ng lalaki? Nagmamakaawa yung nanay. Inosente pa yung anak ko. Maganyanin. Buntis ang kasawa niyan. Diba? Yun ang malupit. Tapos sasabihin si As daw yun ng agaw. Diyos ko. Hindi ng agaw si As ng mga asawa. Sabihin na natin si As may mga anak yan ganyan. Pero hindi ng agaw ng asawa yan. At ikaw inagaw. Diba? Ito yung kwintas. Ito yung hikaw ginto kong ano. Diba? Gold. Gold. Pitbull. My abysmal. Abala nga, wait lang. Itignan lang.
Gumawa ng kwento si ano, si Tekwa. Ano, ang taas ng viewers eh. Ano yun o? Tiklop sa arp-arp-arp kay Ram. Buisit. Saan ako natiklop? Tignan. Saan ako tiniklop ni Ram sa kanil arp? Bawal sa Batanes sa Philippines yung ginawa niya. So, bawal sa Batanes. Kunwari lang yun, host, na nag-video sa lugar ni Mami. Ang totoo, yung gusto niya lang makita si Pao Pao. O kaya pumunta sa lugar ni Mami, kumal talaga ng buhay. Kunwari pa eh, no? Umiikot-ikot pa talaga kung san-san. Diba? Umiikot-ikot pa. Nagpipiling talaga ng newscaster eh. Mission expose! May Mars Rhea! Action lady! Action woman! Ayan, na-action na. Di ba? Tingin. Pekwa, ano, pag-uwi ko, ano, ako naman mag-challenge sa inyo. Noon, tatlo kayo, chine-challenge nyo ako, di ba? Ano, pag-uwi mo, mas malaki ka tawa mo sa akin, mas mataba ka, mahirap ka bugbugin. Aalog-alog lang yung bilbil mo eh. Pero masarap bugbugin kasi yung mga ganyang pagmumuka. Oh, yung magmamakaawa, tatapang-tapang mo sa live eh. Tapos kayo, wag po. Brad tayo. Diba? Tignan ko yung tapang mo, yung bilis ng bumanganga mo kumalabit. Oo. Sabi mo, pikon, hindi pikon. Oo. Kasi inamo, pag hinahamon nyo ako, tatluhan kayo. Ako, mag-isa lang akong lalaki, mahamon sa inyo lagi. Tapos sasabihin nyo, ako yung takot. Mag-aamon kayo kayo na mag-ahan, hindi na kayo mag-reaction sa reaction ko. Oo. Kasi inisip nyo nga, pikon, napikon na naman. Oh. Nag-reaction, pikon yan. Putragis. Pag hindi nag-reaction, takot. Di ba? Ganyan kayo kalulupit eh. Di ba? Team Abot ko lang, ang Team Abot kami, mula hulong kasulo, sina Tito Big Enjoy. Kasama si Jess. Silang lahat ay nagbibigay kaligayahan sa ating buhay. Buong bansa ay ang Team Abot kamay nagkakaisa sa tuwa at saya ng TAC community. 1,000 magkano na kolekta nyo? Mga barubal kayo. Pero Team Abot kamay, 8 na bulaga kayo. Good night po. Mega love, shout out po sa lahat. Love you all guys. Team Abot kayo. Thank you. Ate Barba. Ay, kanta ko si Ate Barba ha. Kasi, ano eh. Ate Barba, anong gusto mong kanta? Kasi nagpalipad ka sa akin. Kantaan ko lang si Ate Barba ha. Paborito niya palang kanta. Hey. Kanta natin si Ate Barba, hey. Kasi nagpalipad siya sa akin ng $30. This song's dedicated to Ate Barba. Highly appreciated. Super Chatter! Wala.
At sa pangatlong ulit sa tatlong palipad ni at mami ati Barb 57 Black.
Paano ba tono nito truly? Ano Magic 6 Pro? Paano? Truly, truly in love. Yung ba yun? Of you, girl. And I'm truly. Alam ko ba to? This song is for all of us. Nigag, Sis Elizabeth. Hello, Sis Himawari. Mami Himawari. Ma'am Elizabeth Adriano. Tanga, you are the big basher before need to rewind. Brain, need to use.
Jess Soriano, Solid Talk Community, Tita Laura Aureliano Medal, shoutout po. Goodbye, goodbye. Maayong adlaw gabi sa imong tanan, sa aman mo, sa dinhi sa mundo, sa kinalibutan. Mega, mega love, shoutout. Thank you so much. Signing off.